Content provided on this podcast is intended for entertainment purposes only. Views and opinions expressed by the guests and or the hosts of Rockhold TV are solely theirs. While we do not condone misinformation and disinformation, all details provided are taken from sources available to us at the time this episode is created. Rockhold TV makes no claim to accuracy, completeness, timeliness, suitability, or validity of any information and will not be liable for any errors, damages, persecutions, or butthurt arising from conception. Viewer discretion is advised. Follow nyo yung Broccoli TV and subscribe, mga kapanali. Click here. 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 Click here to subscribe.
Ayan. Nako, wala yung banner ko. Ayusin ko. Pambira. Ayan, makasalang gabi po sa inyong lahat. Good evening. Mainit na naman ang ating talakayan ngayong gabi. Attendance daw, sabi ni Sis, may ambagan tayo, pambira. Attendance report. Attention report, active closet, time in 9:15. Dapat may screenshot pa yan. Oh, full body. Full body, oh. Nakagayak, oh. Huwag tamad. Oh, may ganung lokal dyan sa mga Cavite. Nakita ko. Matanda. Siyempre, hirap na hirap kang mag-selfie-selfie. Diba? Hindi ka mag-techie. Sabi, nag-send siya mukha lang. Pinagalitan. Brad, whole body po sana para makita namin yung damit po natin. Dapat may kaayusan. Na bad trip. Sabi niya, hindi lang ako dadalo. Ang bihira kayo. Inisod niya yung matanda. Ayan. Sige, bati mo na kayo. Si Oro Jackson, watching from South Korea. Nandiyan pala si KDR. Nandun si Koya, pinasyalan ng cherry blossom. Este mga ditapak. Sige. Hello, sis, unsatisfied ditapak chi. Dark Knight, Bad Loon, Bad Riddell, Clancy, Edwin Buena, Romel, and Conscious Scale. And raise na po ng handa. May link po dyan sa YouTube kung gusto nyo sumali. Merong nag-message sa Reddit, ha? Gusto daw niya mag-open. Nag-exit daw sila buong family. Pasok lang po, Brad, ha? Sige, batiin mo na. Sino mga natin? Dark Knight. Ikaw ang co-host. Pwede na Dark Knight. Hello, Brock. Magandang gabi. Kumusta naman ang iyong mahaba-habang pahinga? Installment ang pahinga ko, eh. Ikaw, Brad, kamusta? Mabuti naman. Naka-move on na. At gusto ko na rin magpahinga. Mukhang ang ating si Kuya Del, mukhang may pinaplano na naman. Ay, matindi yon. Di ba siya? Di ba sabi ni Kuya Adel Magoli ay siya na daw ay tuluyan na daw titigil, magpapahinga na, at siya na daw ngayon ay magpabalik loob na sa tunay na iglesia. At alam mo ba, Lone Warrior, mula nung sabihin niya yon, ang daming natuwa. Natuwa ba? Oo, ang daming nagpalakpakan. Na MCGI. Ang daming nagsabi na, ngayon, maninira ka sa MCGI. Ngayon, magbabalik loob ka rin pala. Kung naniwala ako sa'yo, disan mo ko dinala. Mm-mm. Tama. Gullible, protect. Pagkatapos naman nun, okay guys, back to business. Back to nila na-realize, April Fool's Day, noong April 1. Nag-post din ako, eh. Late na nga ng gabi. Ano ba pinost mo? Wala na pong podcast, sabi ko. Pero binawi mo rin. Hindi na. Logic lang, eh. Kaya nga ito topic natin, eh. Logic. Kung wala kang logic, yari ka doon. Oo nga. Sige. Anyways, magandang gabi po sa lahat ng mga suking taga-subaybay ng Broccoli TV. Sabayan po kami napapakinggan sa YouTube Live at pati sa Facebook page ni Broccoli TV. At inaanyahan po namin kayong muli sa isang masustansya at masalimuot na topic ngayong gabi tungkol po sa logic, which is hindi na common sa maraming mga nagre-religion ngayon. Magandang gabi po. Back to you muna, bro. Okay, babatiin muna sila. Ayusin ko lang yung banner. Sige. Ayan si Enoch na Grace. Okay. Sige, go, Enoch. Yes, Mike. Good evening, everybody. Good morning, Broccoli's gang. Okay ba? Ako ba audio? Nakagbayad naman ako ng internet, eh. Okay. Yan. Yun lang ba? Okay. Meron ako announcement. Okay. Presensya na mga Brooks. Magpapa-ano na ako, mass indoctrination sa MCGA. April 2 na, tapos na April Fool's Day.
Hindi, meron. Sa ibang bansa kasi, April 1 pa lang eh. Ah, okay. Yung mga late. Imposible ka kasi magpa-doctrine. Hindi, oo nga. Totoo yan. Hindi nga. Hindi. Totoo na yun kasi. gusto ko kasi ng mga budol. Hindi, sige. Oh, back to Dark Knight. Ang aga-aga lang gugulo ka. Back to you, bro. Hindi, inaayos ko nga yung banner. Pabatiin muna sila. Pabatiin muna natin yung ating mga nasa loob na ng podcast na ito. Siguro unahin natin si Unsatisfied. Unsatisfied, go! Hello po, good evening po sa lahat. At nagpapasalamat po ako sa mga nagsusupport sa Broccoli TV 24/7. Yun po, pasensya na po kung minsan napapatay ko kasi papasok na ako. Tsaka sa mga nagchat-chat po, tatry ko po mag-reply. Yun lang po, tsaka hi, Red Lone, laging present yan doon. Sige po, thank you. Yun, social media manager natin, si Sis Unsatisfied. Nagasagot din ako. Oo nga, napakatipag yan, bro. Ano ba, wala bang 12 yan? Wala, ano yan? Kahit sa isang sulok lang yan. Kahit sa CR lang ako. Okay na. So, hintayin ko na lang yung aking pagpapala. Isang sulok ng paraiso. Tuloy mo lang yan. Unsatisfied. Alam mo, ikapagiging dapat mo yan. Alam mo, yung mga nagbubuhos ng kanilang magagawa sa ngalan ng servisyong walang bayad, yan ang inyong pases papunta sa kalangitan. Yeah. Gusto ko pa rin ng pera. Gusto ko pa rin ng pera. Joke lang. Anyways, yan po si Unsatisfied. Go long. Ay binabati pala natin, kapatid na Dark Knight, ang mga nanonood at nakikinig na akala nila ay talagang titigil na totally ang kapatid na Broccoli at pati na rin si kapatid na Kuya Adel. Nag-declare na kasi sila na hindi na daw sila mang-aatake at hindi na daw sila maninira sa MCGI nung kahapon. Pero sabi nga ipanalangin po natin kapatid na Broccoli na sana ang kapatid na Kuya Adel kung saan man siya naroon ngayon ay ingatan ang kanyang lupang katawan. Mapangalagaan din ang kanyang kabinataan, kapatid na Broccoli, ilayo sa mga tukso at mga kalayawan at mga tawag ng laman. Mapangalagaan din siya hanggang sa muling pagbabalik ni Lord Krishna at ng mga Anunnaki sa huling araw ng Kali Yuga. Yuga, yes. Oo, at ang that's a Red Hyper. Oo, Red Hyper din. At ang pagbati din po natin mula dito sa Broccoli TV Podcast para kay Kuya Adel ay we love you, we miss you, we support you, we support global evangelization. Power! Yun po, Broccoli. Pag-ibig. Pag-ibig. Oh, pagbati natin kay Kuya Adel. So, yan lang muna ating greeting, Broccoli. Sa iba naman na, no? Sino pa ba ang iba? Sabi back mo, to back you, to you. Night. Yan. Back to you. Yan pala. Diba? Pero pag-ready ka na, ha? Sige, batiin, bago natin ibigay si Clancy, boss, standby. Batiin lang natin yung ating mga nakikinig sa YouTube. This May an Bag-an tayo. Miembro lang. Kumusta po? Magandang gabi sa inyo. Oro Jackson, LeBlanc Velasco. Magandang gabi po sa inyo, Full Breed. Magandang gabi. Saan man kayo lupalok, naroroon. Go, Clancy! Oy, good evening sa lahat. Pinabati ko lahat ng mga free thinkers dyan, mga skeptics, mga flat earthers, mga reptilians, at kung ano-ano pang mga ideologists dyan. Open tayo lahat dito. Mga free thinkers naman lahat tayo dito. So, good evening sa inyo lahat. Yun. Ayan. Si back Clancy. To you. Back to you, bro. Ready ka na? Oo. Okay na yung natin. Properly. Ayos. Oo. Meron kasing nangungulit sa Facebook na block ko tuloy siya. Sabi niya, Kuya Brox, idol kita.
Ayun, lagi ako nakasubaybay sa'yo. Tapos, he came along saying na, ano, wag tayong puro hate, ganyan, mag-move on na rin tayo. Sabi ko, kung move on lang, kayang-kaya akong mag-move on eh. Kasi it's within your power eh. Bawa, Yossi. Hindi mo mapigil ang mag-Yossi. Pero ang totoo, kaya mo. Sa isang iglap lang, if you decide on it, dati nagbe-vape ako, I decided, tigil na, mga isang buwan na, dalawang buwan, wala nang vape. Nasa kapangyarihan ng iyong kamay. Di ba may ganong talata? Ay, may ganon ba? Gawin mo agad. Ganun. Sabi doon, bro, huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan kapag nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Kita mo, ha? Galing. Kaya mo naman talagang gawin. Kung move on lang. Ano, paano ba mag-move on? Eh di, huwag ka na magsalita, huwag ka na mag-podcast. Tapos, mag-focus ka sa family mo, sa work. Tapos na. Eh bakit nagko-continue pa tayo? Eh kasi, hanapin tayo ng mga, ano, unang-una, yung mga subscribers, yung mga members, lagi sila nandyan. Pag wala na, paano na? Di malulungkot din sila. May mga nalungkot ha, nung nag-announce ako. Although, April Fool's Day lang yun. So, ano lang, bawas-bawas lang ng atake. Ganun na lang. Bahala na si Kuya Adel dun. Yun kasi nagpapanggap na lobo, hindi man siya lobo. Yung sa Facebook. Anonymous pa yata pangalan niya. Anino Mus, parang ganun, pangalan niya. Black ko tuloy. Pag toxic, ayan, you can control that, ha? Toxicity. Pag hindi mo na take yung mga, yung stress na dala niya, black mo na. E di, na-control mo yung situation. Ganun lang naman yun. Ayan, sino pa ba yung nagpapabati niya? Wala bang magbabati ng, ano, lokal nila, division? Wala, no? Iba pa rin yung SPBB, yung pondahan ni Kuya Adel. Diba? Parang may nagwe-wave pa doon, Dark Knight. Okay, pagka-chikwisan, bro, talagang masaya. Marami. Oo, masaya. Eto, si Unsatisfied, nagpapabate. Sige na nga, pagbigyan mo na, bro. Si Unsatisfied? Shout out daw. Shout out daw sa mga shout out sa chat, daw no? Sa sa chat. Sabi ni Unsatisfied, yan. Shoutout daw sa lokal ng Reddit. Marami ng mga subscriber. Di ba kahapon yata, bro? Kaya ba yung last broadcast mo ng pundahan? Sunday, ano? Oo, 2 days ago. Oh, Sunday. 5,100. Pero kanina may nakita ako sa Reddit. 5,200 na yung subscriber sa Reddit eh. Mm. Oo, tama. Ayan, oh. Ang bilis dumami. Ayan. Oo nga, parami na sila ng parami. Ayun, shoutout daw sa mga subscribers ng lokal ng Reddit. Saka sa North Am na rin, shoutout daw mula po kay Unsatisfied. Hello, Dita Paxi. Ayan, bago natin papasukin si Dita Paxi, si Riddell, go, Riddell. Good evening, Dark Knight. Good evening, mga Dita Paxi. Wala namang masasabi. Bati lang. Yun. Okay, sino pa? Okay na ba? Ayun, si Conscious Scale, boss. Nasa work yata siya. Nasa work. Sige, dito pa, ayan. Hero. Chi, babati ka ba? Nag-coffee break yata siya. Naka-coffee break. Oo. Ayan, bro. Okay naman, all set na dito sa side ko, unless na lang dyan sa side mo kung meron ka pa. Pero samantalang hinahanap mo kung sino yung babatiin mo dyan at mga nagpapa-shoutout dyan. Shoutout din natin yung mga gustong bumili po ng paninda sa hapunan ng Panginoon. Sa broccoli. Pasintabi. Ay, nasa na yon? May pinos. Ito. Oo, ayan. Magpa-plugging lang ako ha. Mga kapatid po sa MTGI, baka gusto niyo po na mag-advance na po ng inyong hahapunanin sa hapunan ng Panginoon.
Fried chicken po yan na may kasama na pong gravy, 155 pesos lang. At sa darating po na New Year natin sa MCGI, pare... Oy, nawala kaya ta. Inagaw, inagaw. Naaaba naman ako dito sa hapunan ng Panginoon na ito, yung si Lord Jesus. Ayan. Fried chicken. Ayan, bro, ayun, na-plug ko na yung aking gustong i-plug. Sa lahat po ng gustong umorder, magsabi lang po kayo sa inyong mga secretary. Advance po na Happy New Year sa inyong lahat at advance na rin sa celebration ng hapunan ng Panginoon. Pag-usapan po natin dyan kung may logic ba. At nandiyan yung ating mga resource person din na po pwede magsalita. Go! Sa April 8 po ito, guys. Happy New Year. Magpapatok na yung mga kapatid. Speaking of April 8, timing na timing din. During that time ay meron palang eclipse. Yun pala. Meron ba? May eclipse. Anong klaseng eclipse? Lunar o solar? Solar siguro. Solar or... Basta meron daw eclipse na mangyayari dyan, April 8. Solar. Ito na daw siguro, Broccoli, ang palatandaan ng malapit na na pagdating ng pagwawakas ng mundo. Kaya sabi ko nga, Broccoli, magbago na tayo. Iwasan na natin ang mga katampalasanan at alisin na natin ang galit sa ating mga puso. Yun. Dahil sa buwan na ito, Broccoli, ay ang pagwawakas. Yeah, sabi nga ni Selectable Broccoli ay meron na rin daw red heifer na nakahanda na rin na ihain. Sa katapusan naman ito mangyayari ng April. Kaya marami tayong hihintayin ngayong April na ito, Broccoli. Kaya marami din tayong dapat na pagbulay-bulayan sa ating mga paggawa, Broccoli. But Lon, i-educate mo kami about this April 8, yung red heifer na yan. Ano mangyayari? Anong gagawin nun ng mga... Hindi, yung red heifer naman, ano naman yun, sa katapusan pa yon ng April. Iba naman yun. Yun daw yung kagaya nung... Hindi ba 8? Yung 8, yung eclipse yan. Eclipse. So, katapusan pa? Okay. Yung anong mangyari? Heifer, parang sa ano yun, yung parang itatao nila doon sa tinatawag nila na Passover na... Kasi di ba ang ano, ang New Year ay April 8. Magbibilang ka ng 14 days, yun naman yung hapunan. Kaya nga, yun nga yung hinihintay nila. Parang ano na daw na nakakita na daw sila nung baka na perfect na ihain. Na kumbaga ito ay parang prelude na doon sa balak nila na itayo uli ang tinatawag nila na temple. Kasi di ba yung temple ngayon sa... Currently, nandyan sa Jerusalem ay ano yan eh, hindi naman nasakop temple na. Nila ang nakatayo dyan, kundi yung mosque, yung Al-Aqsa Mosque. Al-Aqsa Mosque. O Al-Aqsa, also known as the Dome of the Rock. So yun yung currently nakaposition dyan. So kung halimbawa ang matutuloy ang plano nila na yan, magkakaroon ng gulo kasi kumbaga i-demolish yung ano dyan. So hintay-hintay lang tayo. Again, gamitan lang din natin ang observation role kung ano ba talaga mangyayari dyan. Or ang gagawin lang din natin is maging ano lang din tayo kung ano ba talaga yan. Kasi hindi naman din, kagaya nung sinasabi nga ni Clancy, open naman tayo sa lahat ng ideas. Ano? Kasi minsan ang nadadala na rin tayo sa mga maraming mga humula ng pagwawakas. Pero hindi naman natupad. Di ba? Yun naman yung... pangyayari palagi ever since na-conceptualize ang tinatawag na apocalypse or yung tinatawag na revelation, ilang beses na humula ang iba-ibang mga tao, iba-ibang mga grupo, iba-ibang mga Christian groups all throughout human history ng pagwawakas ng mundo, pero all of them failed. Ngayon, titingnan naman natin ngayon itong sinasabi nila na mangyayari ngayong April, ito daw ang paghahain ng red heifer na ito. Kaya, hintay-hintay lang tayo. Wali. So, yan. Ang possible na mangyari is lusubin ng mga Hudyo. Magigira. Oo, magigira ang, sila dyan. Ito, yung Al-Aqsa. They will demolish that. Demolish yun.
kasi mag-itatayo nila uli yung temple na nasira dati. Okay. Yan kasi yung ano niyan, yung parang agenda nila diyan, yung parang may pagka-Zionist din ng ano dating ng mga ano nila diyan. Pero do they stand a chance against the Muslims? I don't know. Sabi nga ni Selective, oh, we don't know kung ano ba yan kasi nagkakagulo na nga dyan eh. Diba? Mm-hmm. Ang masakalap niyan, kung nagawa nila, ba, naiala yung baka tapos na-destroy itong temple, tapos wala nangyari. Yun ang masama, saklap. Mm-hmm. Yan na nga. Ganun naman talaga. Diba? All throughout history. Walang dumating. Walang dumating. Oh, kasi nga, nung una pa yan eh, yung sinasabi ko nga palagi dito yung about sa idea about the preterism eh, na lahat ng mga nangyayari, lahat ng mga sinasabi diyan sa Apokalipsis, nangyari na yan during the first century, especially during the time na linusob yung templo at nasira. Ngayon, merong sabi nila, magkaroon sila ng apologetics diyan na baka naman ano, baka naman nagkamali lang tayo o di kaya naman may iba na nangyari na sa first century, tapos meron pa mangyayari in the future, ganun. Parang ang ginawa na lang nila, parang nagkaroon na lang sila ng mga adjustment na hanggang ngayon hindi pa rin naman nangyayari, di ba? Parang yes, lumalabas eh, palagi na lang failed apocalyptic prophecies lahat ang mga nangyayari sa kumbaga. Ang sabi nga eh, kung gagamitan natin ng logic ng mga topic natin dito, eh maniniwala ka pa ba dyan eh? Ilang beses na nang hula yan. At saka kung itataon natin yung mga prophecies na yan, di ba noong una, kagaya nung saksi ni Hoba, nang hula sila na magwawakas sa daw mundo during the time ng World War I. Di ba parang kung nabuhay ka during the World War I tapos narinig mo yung prophecy, talaga maniniwala ka ba ko na ito na? Kasi grabe na yung gera na nangyari. Buong mundo, nagigera. Pero wala naman eh. Diba? So, ano lang. Tingnan lang natin, di ba? Gamitan lang natin ng ano, logic. Observahan lang din natin kung ano ba yung gagawin nila dyan. Kasi baka magiging another, ano na naman yan, blunder na naman yan. Kagaya nung si, ano, si Camping, yung Harold Camping. Di ba? Inabangan ng marami yun eh. Magkakatotoo ba yung kanya? Eh wala, kinamatay na lang niya. Wala rin eh. So, yan Harold ang nabukuli. Camping, ha? Ito. Camping. Ito yung napahiya. Walang nangyari. Napahiya. Inatake nga ni Bess yan eh. Pinamumura ni Bess yan. Anong year to? 2001 ba? 2012 yata yan. Parang, hindi ko mabasa. Bago lang yan. Okay. Mm-mm. Sige. Ayan po ang dangers of religion kapag may ganyan na magsasakita na sila, pagbubumbahan. Ayan. May daming collateral damage yan, ha? Mga bata, mga innocenting tao, madadamay. Ako, wow, sa inyo, mag-agnostic na lang tayo and let's love one another. yun nga yun ang hinihintay ko dyan, Brocoli. Ewan ko lang, kung halimbawa, matapos ang buwan ng April, tapos wala namang nangyari. So ano yun na nga hinihintay ko diyan. Ano na naman kayang spin at apologetics ang gagawin nila para nila ipangatwira na totoo pa rin yung prophecy sa Bible. Gagawa ng excuse. Oo. At saka at birthday pala ni Bess, 7 ba? 7 o 9? 7 no, April 7. Saka bautismo rin ata sabay. Tama ba, Dark Knight? Hindi ako ano kay okay, Bess. Okay ba, boss? Okay ba? Yung April 7, yun yung sa bautismo niya sa Espiritu. Okay. Yung sa laman niya, hindi ako quite sure. Pero Google mo lang yung sa laman niya. Yun. Pero yung 7, sa Espiritu yan. So, ang Google lang yan, bo. Ayan. Grabe. Maray pala itong aabangan dito. Birthday daw ni Eric Moyko. Happy birthday sa April 8. Umanda ka na kung anong mangyari. JM Avilino, shout out. And Spinach. Sa Facebook siya. Ayan, grabe. Kasi ito yung tinatawag na ano eh, Pascal's Wager. Na kung totoo man, meron kang reward. Kung magkaroon man ng pagbabalik, maniwala ka na lang. Ayan.
So ano bang gagawin natin, Badlon? Maniniwala ka ba? Do you want to believe in this para sure you will lose nothing daw kasi? But if you do not believe in God and the God exists, you will be punished for eternal. Pwede naman po, wala namang problema doon. Wala namang problema doon, Rokol. Pwede naman tayo magbago anytime eh. Ay, hindi. Wala, may sinasabi Biblia dyan. Ako'y tumawag. Opo, ang sinasabi pala ng ano, yung about pala sa idea ng Pascal's Wager, meron, di ba, napag-aralan na natin ito nung mga nakaraan. Yun palang Pascal's Wager, hindi pala yun nag-a-apply sa mga tao na nag-convert lang yung mamamatay na sila. Dapat pala, at sinabi mong, ano ba, naniniwala ka, dapat i-practice mo siya. Kumbaga, nag-commit ka talaga sa pagiging Christian or paniniwala mo sa Katoliko, kasi si Pascal, Katoliko yun eh. Dapat maging Katoliko ka para ano, hindi pwede na. Ah, hindi pwede iba religion? O, hindi pwede iba religion kasi Katoliko si Pascal eh. Si Pascal Wager. Yung Pascal, para yun sa mga Katoliko. Hindi pwede doon yung hindi pwede doon. Kala ko sa lahat. Kaya yun sa Diyos lang. Yun ang ano, yun nga yung sinasabi pag ipinascal wager ang tanong, sabihin mo, which God? Which God yung sasabihin eh? Kung kay Pascal, sa mga katwid, Christianity. Pero hindi rin Christianity in general. Marami din types. Kasi si Catholic. Oo. Kailangan maging Katoliko ka para ka ma-ano dun sa, admit ka dun sa tinatawag na Pascal's Wager. O, paniwalaan mo yung Diyos na sinasamba ng Katolisismo. Hindi pwede yung mag-deist ka lang or ano. Yun yung sinasabi yan sa Pascal's Wager na yan. Even within the Catholicism, marami rin sects. Yung El Shaddai ba? Pasok dyan? Yung kay Bo Sanchez ba? Giriba. So, ang hirap din. No? Ito, si Inok. Si Ima, baka gusto ito mag-share. Ha? Dalawa yung Catholic natin dito. Sige, Brad, Inok. Abrox. I-share ko lang yung ano ha, yung mga MCG ay nag-aantay nung 1,000 years. Ginamitan ba ito ng ano, ng logic? Yun lang. Critical thinking. Ako ha, for my own belief or opinion, po pwedeng naganap na to during those medieval ages. Yung medieval ages, medieval era, yung tinatawag ding dark ages. Ano bang sabi about dark ages? During dark ages, yung fall ng ano ng Roman Empire. Pero nanatili yung Iglesia Katolika sa buong Europa ng 1,000 taon. Almost. Oh, nag-start yung Dark Ages yung around 400 AD. Tapos yun ng 1400 to 1400 something plus like that. So, umabot ng 1,000 years na ang relihiyon na dominante ay Iglesia Katolika sa Europa. Tapos walang mga documentation na si walang literature na nangyari sa Europa, walang gumagalaw na scientist, totally black. Walang literature, walang mga records during those 1,000 years. Only Iglesia Katolika ang religion at that time. So, sabi naman ni Kristo do sa Mateo 28, ako'y sumasa inyo palagi. So, meaning, Christ is there during those time. Kaya, yung 1,000 years na maraming mga denomination, yung mga Church of God, actually, mas may nauna pa diyan sa ano eh sa MCGI tungkol diyan sa 1000 years na yan yung Reign of Christ. Sino? Possible naman yung Reign of Christ na yan yun eh spiritual. At those time tapos nga nung matapos na yung ano yung dark ages, naglabasan na uli yung mga ano mga denomination, nagkagulo-gulo na naman. Nakawala si Satanas. Okay. Pinakawalan si Satanas, di ba? Kagulugul uli. Ayan. No. Yun pala ganun. Yun. Okay. Dark Ages. Opo pwede. Opo pwede. Kasi yun ang pumatak na ano eh, na almost, hindi lang almost,
1,000 years plus. Umabot okay. talaga ng 1,000 years na walang ibang walang ano dominante reliyon Kristiyano sa Europa kundi Iglesia Katolika. Sila nagturo sa mga barbarian, tinuruang magsulat, kagiyera-giyera diyan eh. O Iglesia, mga pare, mga nagturo sa mga sa mga barbarian, sa mga no, sa mga ano, mga Vikings. Kasi nasakop ng ba ng ano, ang Inglaterra natalo eh. So hindi sila nag-aaral, mga taga bundok 'yun eh. Iglesia Katolika. Yan ang nagko-conquer sila. Yes, yes. Diba? Kaya yung mga nasa Europa, mga bikers 'yan eh, mga Vikings. Oo. Panoorin niyo yung Vikings na TV series. Sa kanyang Shogun. Yes, nabdevelop din yung pagkatao nila eh dahil sa Iglesia Katolika eh. Kaya okay. Man naging modernong tao na rin sila eh. Sige. At that's yung, perspective of a Catholic yan ha. Pero hindi, sa MCGI. Sa akin. Ah, sa'yo lang. Sa akin. Oo. Okay. Wala naman nagtuturo ng ano yan, mga Catholic defender about the dyan eh. Pero na ano ko lang, yan yung approach ko dyan. Pwede approach. Hindi naman definitely yan yun. Pero yan yung tumugma sa inaantay nilang 1,000 years reign of Christ ay sinasabi. Yes, okay. Ano, Holy, makisingit lang ako, no? Yung about dyan sa Catholic concept of eschatology, hindi sila masyadong nakafocus dyan eh, Katoliko. Ang mga masyadong mahilig mag-focus dyan, yung mga Protestant group, lalo na yung mga born again, yung mahilig magturo na Jesus is coming soon, 666, yung tinatawag nila na who is the beast, yung ano na, ito na yung end times, yung masyado silang, ang inaano nila palagi, eh, malapit na, ito panakot na, yung kagaya ng meron. Oo, parang yun nga sinasabi dati na napakinggan ko na isang scholar na, yun palang concept about yung sa mga rapture, di ba mahilig, merong mga ganyan na pastor, mahilig sila dyan. That is only an American evangelical Christian concept na uso sa Amerika talaga. Sila nag-focus dyan. Tsaka yung concept na ira-rapture, eh gumawa pa nga sila ng pelikula dyan eh. Yung tinatawag nila na Left Behind series, kung nakapanood kayo nun. Si ano yan ah? Leonardo? Ay, Nicolas Cage. Merong Nicolas Cage din. Nicolas Cage? Na version. Oo, na yung sabi nga nung ano, yun kasing ayo. Parang naging dominant na ngayon na Christianity sa mundo na sikat. Yung galing na sa Amerika eh. Hindi na yung galing sa Europa eh. Kaya kung mapapansin nyo, dito rin sa Pilipinas, ganun na rin ang nangyayari. Bagamat may Katoliko pa rin, pero hindi na siya, hindi, yung mga concept about sa pagwawakas, most of them galing sa US, United States ang origin niya. Kaya, yun, ang masasabi natin, gagaya ng mga idea na yan, malapit na, mayroon ng gera. Yung eschatology, iba-iba sila ng interpretation, may yung pre-tribulation, post-tribulation, pre-millennial, post-millennial, yun eh, yung 1,000 taon, eh, pinag-uusapan nila yung millennial, kung kailan ba mangyayari. Kay best, ilang beses yan binago eh. Diba? Noon, no, magkakaroon daw muna ng malaking kapigatian, saka daw magkakaroon ng 1,000 taon. So, binago-bago yan. So, yun lang din masasabi ko kasi yung kay Enoch, siguro sa interpretation niya yun. So, bagay, sensible din naman. Pero sa as per se, sa Church, Iglesia Katolika, wala pa ako narinig kung ano ba talaga din ang stand nila sa about sa pagwawakas, kung sino ba yung Antichrist, sino ba yung 666. Oo, ganun yun, Bokoli. Masaklap pala yan, no? Kung ano, kung tapos na pala yung 1,000 years, tapos bibigyan mong bulaklak si Bes, saka yung isang kapatid ng see you in 1,000 years. Yung pala, tapos na yon. Possibly. Di ba yun din ang stand mo? Yung mga nakasulat sa Apocalypse. Yung sa preterism. Tapos na. Kasi tapos mga na karwahe pa yun eh, di ba? Chariots. Oo, carriage. Oo. Hindi alangan namang bumaba yung mga pakita yung mga kabayo dyan sa langit. Oo, tsaka ganito pa pala, Rokoli. Meron ako napakinggan nung nakaraan. Kung darating ma si Jesus, gaano siya kalaki? Dapat malaking-malaki para real time. Sa, ano, kung galing siya sa ano, nandun na siya, darating na, ito na ang rapture.
gaano kalaki si Jesus Christ? Kasi laki lang din ba siya ng, halimbawa, planting si Jesus Christ eh, nasa mga 6-footer. Eh kung nasa Alapaap siya, tapos ang vantage po, halimbawa, ang Pilipinas yung ano, makikita ba siya ng mga taga-Amerika, taga-Europe, makikita ba siya? Ang liit-liit eh. Diba? Kung dyan sa Alapaap, tatambay. Ang sabi nga nung isa, baka ang possibility niyan, kung makikita siya ng buong mundo, dapat kasi laki siya ni Galactus. Diba si Galactus? Saka dapat, yung... dapat umiilaw siya. Kasi sa ibang lugar, si gabi. Hindi, hindi. Kasi bawal yan. Ano ba ang ano? Ano ba, kung si Jesus ba ay darating sa ano, kasi makikita daw siya ng lahat ng tao eh. Eh paano nga yun? Halimbawa, ang Earth eh, nandyan, eh, ba, nandun, granting, halimbawa, doon siya, babalik siya sa Israel kasi doon siya mag-ano. Eh paano natin makikita na sa Pilipinas tayo? Ang logical reason lang yan is either kung ang Earth ay flat, pwede. Pero kung ang Earth ay flat, dapat kasi laki pa rin siya na, ni Galactus para makita siya na lahat ng mga tao. Unless, Bradlon, ida-download lang sa isip ng mga tao. Na nakikita, yun oh, yun parang hologram. Oh, iba-iba din ang interpretation eh. Kasi sabi kay Bes, sabi niya, baka daw ang mangyari, i-broadcast daw live stream. Eh, parang hindi rin eh. Di ba, ano na yun? Wala na ng ano dun eh. Pwede darating na nga si Jesus eh. Tapos, ang isa rin possibility, aalisin daw ang Earth. Kundi, lulutang na tayo lahat para makita na natin si Jesus. Ganun yung, meron akong narinig na paliwanag ni Bes dyan eh. Kasi, may nagtanong sa kanya, paano daw yung mangyayari kung ang Earth ay, halimbawa, ang Earth ay sphere. Halimbawa, nandito ka sa Australia, tapos dumating siya sa may Amerika. Paano mo makikita yun? Eh, sabi ni Bes, tatanggalin na daw ang Earth para makita na daw natin lahat siya. I mean, di ba? Tawag yun, mental gymnastics. Si oo, ano yun si pagsalita na si Wasak. Wasak. Nag-raise ng hand kanina. Sige, admit. Nabanggit na yung nabanggit. Online ng pagpapakita kasi iba-iba yung time frame. Online okay. Yan. Oo, sige, sige. Nabanggit na yun sana. Oh, yun lang. Si ano si pangalan nito? Si Brad Enoch may basher sabi. Si Enoch magaling. Magaling mag-imbento. May basher ka. Sagutin mo, Enoch. Ayan, so... Sino Brox? Sino Brox yung ano? Hindi ko makikita. Sino Brox yung nag sa YouTube? Sa YouTube. Si... Sino ga? Anime Kaizen Plus. Hindi talaga maiwasan may basher yan. Anime? Kahit opinion mo lang. Oo nga eh. Anime. Yung anime eh. Pan-Japanese yun, ha? Okay. Eh, pinag-usapan lang naman natin dito yung logic. Logical ba yun? Yun lang naman ang mga tanong natin, di ba? Ayaw niya ng ano, mga sensible topics. Gusto niya yung mga anime, yung Sangoku. Ayaw. Kame, kame, wave! Yan. Yun lang. So, kinuha din daw yan sa ano, sa religion ng mga Chinese ba? But Japanese Badlon? Yung hindi Chinese. Oh, yung Japanese. May buntot si Gohan, 'di ba? May buntot. Si San Wukong, Monkey King. Monkey King. Okay. Dark Knight, may sabihin ka ba? Sige. Kasi naman ito naman kasi si Ino. Eh yung 1,000 taon eh hinihintay pa ng mga MCGI. Tinulit mo na naman. Naghihintay pa yung mga MCJ ng 1,000 taon eh. Eh, kung naman eh, tinapos mo na kaagad. Magkakaroon ka ng basher. Basher ka pala, Enoch eh. Talaga, Enoch ah. Ay, naka. Ayan. So, kailangan natin ng logic, guys. Pag skeptic ka, automatically may logic ka. Kasi you're questioning everything. Possibly ba yan? Ito, tinuturo na sa college to eh. Diba? Na ang excited ako pag logic ang ano eh, subject logic 101. Ayun, pero yung mga college professors hindi rin eh, parang mga bata pa rin sila eh, no? Kung babalikan mo ngayon sa edad natin ngayon, mababaw lang din yung tinuturo nila eh. Iba pa rin yung ano, nag-aaral ka after. Ngayon lang din ako naging interested sa mga ganito.
minor subject lang yan eh. Mm. Minor. Pero gustong-gusto ko siya. Lalo na yung mga exams na ano, konti lang ah, kasi sa mga interviews ba, naghahanap kang trabaho. Ang dami pinapagawa, mga isang oras kang nag-logic yung ano, yung sinasagutan mo. Sakit din sa ulo. Yung if ganito, if you believe in God, and then this and that, therefore, yung mga ganun yung logic, ano eh, logical questions. Sakit din sa bangs yan. Square of exams. Diba, Brooks, may mga logic din, diba? Pagka mag-exam ka. Oo. Saka sa mga kalukuhan, may mga ano din eh, logic din eh. Diba may sasakyan ka, Brock? So, ano tawag mo dun sa unahan ng sasakyan? Diba may sasakyan ka, diba? Anong unahan? So, may unahan yon. So, ano tawag mo dun sa unahan ng sasakyan? Bumper. Bumper ano ba yun? Alin ba ito? Ang tawag daw sa una, si loan. Loan. Ano tawag sa unahan ng sasakyan? Ah, racing trunk cars. Man? Ay, hindi pala. Karera. Ay, sarap. Ay, karera. Corny ko eh, no? Word. Oo, yun. Wordplay. Alam mo, manood ka lang na. May mga logical question eh, di ba? Pagka nag-exam ka, ha? May mga exam doon, di ba? Pagka alam ko, yung, ano tawag mo doon, Brock? Yung mga, may mga square, tapos, di ba, may mga bilog doon sa loob, tapos, ano yung susunod? Oo, symbolic diba, logic dun? Daw. Symbolic logic. Mm-hmm. Ayun ba yan, Ima? Oo, masakit din sa ulo yung mga ganun. Kahit sa math, mayroon ding kailangan mong logic. Sa lahat, yata talaga, no? Kailangan mong logic. Otherwise, magiging, ano ba tawag doon? Ignorant ka. Hindi eh. Parang, wala ka sa, magsunod-sunuran ka na lang, ng trend. Oo, ganun. Oo, diba? Kung ano na lang yung sabihin sa'yo, lalo na sa religion, ano? Kung ano na lang yung sabihin ng pastor sa'yo, wala, pikit bulag na pagsunod ka na lang. So pagka hindi ka matututong mag-question, magtanong, doon, papasok na yung sunod-sunuran ka na lang sa gusto ng pastor mo. Halimbawa, narinig mo sa sinabi ng isang ministro, dumating na po ang biyaya ng Diyos sa Japan. So pag hindi mo ginamita ng logic yon at hindi mo ginamita ng malalim na pag-iisip yon at sunod-sunuran ka na lang, maniniwala ka na yung dumating sa Japan, biyaya ng Diyos. Pero kung ikaw may matalinong kaisipan nang nag-aaral ka ng Biblia, sino ba ang biyaya ng Diyos? Ayon sa Biblia. Ayon sa Biblia, sino nga ba ang biyaya ng Diyos? Di ba ang sinasabi doon sa Tito.11? Sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. So, iita ang tinutukoy ng Biblia. Pasensya na, Brooks, ha? Sa lahat ng mga agnostic at atheist, makikipasintabi lang sandali. Total, ito namang programa ni Broccoli, open sa lahat. Especially sa mga Bible believers din. Dahil yung mga nasa MTGI na exited, nakikinig din kay Broccoli TV. Mag-assess po kayo. Isipin nyo, sino po ang biyaya ng Diyos ayon sa Biblia? Tito.11, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Sino yun? Si Kristo. Meron kang isang ministro magsasalita. Dumating na sa Japan ang biyaya ng Diyos. Referring dun sa kalilang punong ministro. So, mag-isip ka, tama ba yung sinabi ng ministro na yon? Huwag kang mag-isip, sundun mo na lang. Paniwalaan mo na lang na yung dumating sa Japan, yun yung biyaya ng Diyos. So, ano pa yung logic? Ano pa yung pag-iisip doon? So, kung hindi ka nag-iisip, maniniwala ka na lang. Kawawa naman kayo. Pero kung mag-iisip ka, pwede mong questionin yung sinabi ng ministro mo. Brad, nagkamali po yata kayo. Ang biyaya po ng Diyos, si Kristo. Hindi po yung pastor natin. May mga mahat ba? Wala. Kasi takot kayo.
Pero kung meron kang soundbite, may logical thinking ka, matututo kang mawestiyon ang sama pag nagtanong ka kalaban sa nila. Ayun. So, yun lang bro. Sa lahat ng mga nakikinig, open up your mind. Hinihikayat namin kayo. Magsuri kayo, buksan ninyo ang inyong kaisipan, hindi po masamang magpano. Maganahin natin ang logical thinking. Yan po ang topic natin ngayong gabi. Back to you, bro. Ayun. Tama. Oh, maging ano tayo, blasphemy yun, lalabas. Biyaya ng Diyos. Si ano, eh, dapat si Kristo. Okay, si Inok. Sige, Inok. Abrox, eh ano natin ah, para ma-enlighten si ano, si anime. di ba, yung sinasabi ko, recorded yon, may documents na may naganap na 1,000 years. Tapos, ang religion, Iglesia Katolika, lamang sa Europa, buong Europe. So, kapag ka ang MCGI, kukuha ng mga, ano, ng apocalyptic o mga propesya gaya ng Ducampantas na lalaki. Eh palakpakan kayo kay Ginoong Soriano yun. 'Di ba? O sino ngayon nag-iimbento? Eh yung Ducampantas na lalaki, ang sabi doon, pag binasa mo, eh talagang dukha yun, tapos nagligtas ng mga tao yun. Nagligtas ng mga tao, sino ba nagligtas ng bayan? Hindi lang tao, pati bayan niligtas. May niligtas ba si Ginoong Soriano na bayan? Tapos pagdating ng panahon, nakalimutan na tong tao na to. O paano makakalimutan ninyo si Ginoong Soriano? Eh, lagi nakadikit yung legacy, tapos may picture niya. Eh di hanggang sa tumuloy na tumuloy yung sektang MCGI, eh di hindi nyo makakalimutan si Ginoong Soriano. Eh di hindi lalapad dun sa Ducampantas na lalaki na nagligtas ng bayan pagdating ng panahon, eh nakakalimutan na ito. O ito, tumutugma lamang kung ang Biblia pag-usapan, eh si Joseph the Dreamer na gumawa ng pagliligtas, isang mahirap na tao, si Joseph the Dreamer, na nagligtas sa Ehipto ng kagutuman, niligtas niya yung bayan ng Ehipto. Pagkatapos ngayon, tanongin mo yung mga Egyptian kung may record si Joseph na anak ni Jacob. Kung sila ay mayroong recorded history na sila niligtas ni Joseph, wala. Sa Biblia lang mababasa. Yun yung lapat kay Joseph the Dreamer, yung Ducampantas sa lalaki na nagligtas ng bayan na nakalimutan. Ay si Ginoong Soriano, bakit yung kinakapit yung Ducampantas na lalaki na nakalimutan ng bayan? Eh hindi nyo nga na makakalimutan yan, nakadikit na yan sa kukote nyo at sa isip at puso nyo, di ba? Hanggang sa matapos sa mundo. Hindi lalapat yan kasi sabi dyan nakakalimutan na ng bayan eh. O yun lang masasabi mo kay anime. Yun. Oo, may sinasabi pa siya. Buti pa daw si Dark Knight sensible magsalita. Okay. Ay, anime, ano lang din ha. Be ano, sensitive sa mga comments ha. Yan. Peace nga. Yan. So, ito, pinapakita ko. It's an extension cord. What do you think, guys? Ano ang nirepresent nito? Example na lang, Biblia. Bakit, ano ba yung mga example dyan? Bakit si Kristo ay Diyos? Ano mo sabing Diyos? Eh, sabi sa Bible. So, kinuha mo yung paliwanag dun sa claim itself. Ito yun. May tawag dito eh. Nakalimutan ko lang eh. Circular. Ay, hindi. Ano yan, Bedlon? Pag yung paliwanag. Circular. Ha? Circular. Circular logic. Circular reasoning. Circular reasoning. Parang ganun. May exact term eh. Pero, hindi mo pwedeng kunin yung paliwanag mo. Dun lang din sa libro. It doesn't make it true. Yung
discipline of logic, yung logic mismo, nagiging valid ang statement kung hindi mo rin kukunin sa sarili niya. Diba? Dahil sinulat. Ano yun? Asan ang logic doon? Totoo na ba pag sinulat? Sabi ko nga eh, maggagawa rin ako ng sulat, lalagay ko sa earth jar. Tapos mauhukay to in 2,000 years ng ibang mga futuristic na tao. Sasabihin ba nila totoo to dahil nahukay nila yung mga kalokohang sinulat ko doon? Hindi, di ba? So, it doesn't make it valid. Ganun po mag-isip. Okay. Ayan. Now, sige, tanggalin ko na to. Yung false dilemma, when there are two choices presented, na yun lang yung options mo. Again, false dilemma. Pag two choices lang ang pinresent sa'yo, those are the only possible options. Where in fact, there are other options, alternatives na nag-exist. O, ano ba tong mga false dilemma na to? Sa atin, sa MCGI, tayo lang ang gumagawa na mabuti. Everyone else, mali na. Hindi ganun. Ano yun? Ba't dalawa lang? Black and white lang. Liwanag at dilim lang. That's a fallacy. Diba? Tapos meron pa isa, yung transcendental argument. Pag sinabi mo, ang stand mo is walang Diyos. Tapos, dinibang ka nung Christian, sabihin sa'yo, bakit? Hindi yan magtatama sa ano, sa logic, sa consciousness, and sa morality. Kasi kung walang Diyos, wala nang morality, hindi ka magkakaroon ng consciousness and logic. Therefore, the God exists. Mali. Mali yung ano, argument na ganun. Diba? Asan ba si Spinach? Spinach, akit ka dito. Siya yung magaling sa mga ganito eh. Diba? You don't narrow down the choices only into two. Diba? Either ano lang, Christian theism lang ba and atheism? Kapag na-debunk mo ba yung atheism, does it prove na ang tama ay Christian theism lang? Hindi, ang dami pang theism dyan. Ang dami pang religions. Oh, napaka narrow-minded. Ganong argument. Yan. Sige. Marami pa eh. Kasi sabi nila, ang logic daw, kasama na yan sa utak ng tao eh, nung pinanganak eh. Diba? Logic is like math daw. Math. Lahat tayo may logical intuition. But just like math, may mga tao na magaling sa math, meron naman tao, they're bad at math. Diba? So, hindi mo rin masasabing lahat ng tao. May mga taong bobo? I don't think so. May logic din yung mga yan, kaya lang, they're not good at it. Ayoko maging harsh eh, pero, diba, minsan nakakainis yung mga comment nila eh. Sa Facebook, na-stress ako. Wala sa logic. Sabi sa Biblia, ganito. Oh, kinausap ni Pablo si Jesus. How did you know? Eh, nakasulat. Diba, nagpakita siya on his way to Damascus. Does it make it true? Ay, nako. Okay. Sige, sige. Meron ba kayong ano, masasabi about that? Riddle, huwag iso mag-share. May point ba kami dito? Oo. Siya lang, nag-halo-halo. Nag-halo-halo yung bigla ako na-stuck up, ako tinawag mo agad, nag-iisip pa ako. Hindi, sige, ano ba yung bro? Sige. Hindi, does not make it true. Pag ikaw mo nakasulat, tama ba yun? Okay, naalala ko na. Sasabihin ko. Ang masishare ko dyan, Brad Brooks, ano? Halimbawa, sa believer, okay? Hindi, hati natin, marami kasi. Halimbawa, sa Christian, okay? Ang pinagbabasihan nila, Bible, halimbawa. Kapag ang kausap mo is, ano, hindi naman believer sa, ano, huwag mong gamitin yung Biblia. Tapos, kung halimbawa, Muslim ka naman, kung ang ano mo is, syempre, kurang ng gamit mo,
wag mong pag ang kaharap mo is ano rin, halimbawa Christian or non-believer, wag mong gamitin. Katanggalin natin doon sa mga book naman na ganun, Brad Rock. Ipapasa naman natin sa language. Halimbawa, ikaw nasa Pilipinas ka. Oo, marunong ka mag-English, pero English ka ng English. Diba? Yung nasa Pilipinas ka, English ka ng English. Mga kausap mo, Tagalog. Diba? Ano yun eh? Hindi kasi tamang gamitin yung isang bagay, yung isang ano, sa ibang ano, bagay mo dapat. Matuto kang bumagay dun sa lugar. Kaya nagiging mayabang ka kasi ipinapakita mo yung side na alam mo sa lugar ng mga hindi nakakaalam. So para sa akin, ugaling bata yun. Kahit sa ang larangan man yan. Whether religion yan, whether language yan, whether belief yan. Alam mo yun, matuto kang ano, abutin muna yung ano, makilevel ka dun sa pinakikitunguhan mo. Halimbawa dito sa atin, sa group natin dito, halo-halo dito. Halo-halo dito. So ang mangyayari diyan, dapat mag-adjust tayo. Huwag natin i-ano yung kung ano yung nasa atin, huwag natin ano kasi magiging mayabang ka. Kapag yung ang iaano mo lang, yung halimbawa ako, iniiwas ko na rito na gamitin yung Bible kasi alam niyo naman, sa tagal ko naman na dito, alam niyo ang pagbabasihan ko Bible. Pero una-una, tao din ako. Pwede kong tanggalin yung biblical aspect. Makikisabay ako dun sa yun, ng conversation. Tatanggalin ko yun. So, kaya nilagay ko yung gano'n. Yung halimbawa, language na lang ang pag-usapan. The same thing, respect. Yung ano mo, dapat, kasi para sa akin, ugaling bata yung nagmamayabang ka sa something na meron ka, something na alam mo, ganun din yung nangyayari sa ano, sa mga common na naka-encounter natin. Yung sinasabi mo na halimbawa, yung mga believer, mapaliwanag dito sa TS, ay sa ATS, sa TS, ganyan. Nagko-conflict lang kasi pinaghahalo mo yung dalawang mundo. Pero kung makikibagay ka dun sa mundo ng isa at yung isa rin makikibagay, mas maayos. Yun lang muna siguro. Pansin ko din ta. Tama naman yun. Okay. Kaya meron tayong episodes na ano din, for believers din. Mga ano, mahiwalay natin. Ayan. Tapos yung naalala ko yung sinasabi ni Bess na kapag ang si Juan ay lumalangoy, ang isda ay lumalangoy, therefore, si Juan ay isda. Di ba? But Dark Knight, popular na ano niya. That's the fallacy of undistributed middle. Yung meron kang category na nag-e-error. Kasi hindi naman yun yung point eh. Diba? Aba, ang mga aso ay apat ang paa. Ang pusa ay apat din ang paa. Therefore, ang aso ay pusa. It doesn't make sense. Aba, Satanist denies Trinity. MCGI denies Trinity. Therefore, MCGI is Satanist. Mali. May flaw yung kanyang ano, yung logic. Flawed ang kanyang reasoning. Flawed, diba? Nag-i-error. Kumbaga sa program, mag-giglitch yan. What? Gaganon ka na lang eh. Kung activated yung palasin. Ayan. Sige. Baka may mako-contribute kayo. May isa-share akong ano, file dito. Parang pag ganito kasi ang topic eh, ano eh, parang mahirap din magbitaw ng kung ano-anong opinion. Kailangan mo din talaga na i-consider kung ano ba yung sasabihin mo. Kasi baka yung nag-a-attack ka ng flawed yung logic nila, lumalabas pag nagsasalita ka rin, flawed din yung logic mo. Yes, oo. Kaya... ano lang, for educational purposes lang naman din, para maiwasan natin. Oh, tayo rin naman eh, nagkakaroon ng ganito. Kasi hindi tayo aware. Diba? O minsan, na-attack mo yung tao. Ito. So, common logical fallacies, ad hominem. Alam na natin to. When you attack someone directly. Ano ba example na to?
Eh, ano ka naman eh. Hindi ka naman niniwala sa Diyos eh. Oh, i-erase mo yung argument mo. Na ano ka naman eh. Ateista ka naman. Ba't mo inatake? I-prove mo muna yung ano. Diba? Huwag mismong siya. Ito, basahin nyo lang. Strawman, when someone attacks a distorted version of the original argument that they themselves created. Yan, yung example ko dati na ang I like ano blue ball pens. So therefore, hate mo ang red ball pens. Wala naman akong sinabing ganun. Straw man yan. Appeal to authority, inserting that something must be true because it is backed up by someone who is allegedly an authority on the subject. Bawa, si Graham Hancock. Sabi ni Graham Hancock, expert yun sa ganyan. So it must be true. Hindi rin, di ba? May mga assumptions din siya. Sabi ni Bess, ayan, sabi ni Ima. Yung mga quotes ngayon sa Facebook, sabi ni Kuya, sabi ni Bess, appeal to authority yun. Sila ba ang authority ng katotohanan? Debatable din lahat yun, di ba? Yes. Probably magsasalita yata si Sino? Ate Peche. Sige, unmute lang. Betch. Yung ano, gusto ko lang i-address yung ano, yung logic na sinasabi nila na tungkol sa evolution, na kung ang tao eka nanggalik sa unggoy, eh bakit may unggoy pa rin hanggang ngayon? Mm-hmm. Di ba may ganun silang ano, logic? Eh kung susundan naman natin yung logic nila, eh kung ang tao galing sa alabok, ba't may alabok pa rin hanggang ngayon? Di ba ganun din yun? Mm-hmm. Kung ang mga Americans ay nag-descend galing sa mga Europeans, bakit meron pa rin European? Di ba ganun din yun? So, may mga logic na at the first glance sounds logical, but kung ano, kung i-apply mo sa sarili mo ding ano, sa standard din ng pinanggalingan ng ano, it fails. Ganun. Ayan, sagutin mo muna. Yes, magandang point. It's a different species. 'Di ba, Badlon? And may mga nahukay. Pinanood ko yung ano 'yun, bones, yung cave bones, yung Homo naledi. Homo naledi. Netflix. Hindi siya ape at hindi rin siya tao. O tao na rin siguro. Classified as Homo, 'di ba? Homo. Species din 'yun na kita nila doon sa kuweba na parang naglumalabas eh. Meron din silang ceremony na ginagawa doon sa paglilibing nila. Burial rites. Meron din silang tinatawag na parang nagmo-mourn din. Mourning yung parang tayo din. Diba? Nagkikiramay tayo. Kumbaga nalulungkot tayo doon sa ano. Tsaka ang ano din doon, ang isa din sa remarkable doon sa ano doon, yung meron silang iniwan na tool doon sa namatay. Di ba ganun yung tao? Pagka, alam mo, yung isang tao, isang gamit, eh, mahal na mahal niya. Di ba, ang ginagawa nun is ilalagay doon sa katawan ng tao kung ano yung gusto niyang gamit. Halimbawa, laruan o di kaya naman gamit. Eh, yung sa Homo naledi, meron yung tool na pang dig. Siguro yung, ano na yun, yung namatay, eh, ang mahilig siya sa paghuhukay ng mga lupa. So iniwan nila yung tool doon sa kamay nung ano. So yun yung ano doon, remarkable doon. Itong na Homo naledi, it proves na before pa nagkaroon ng modern day humans, Homo sapiens, eh meron ng sinasabing culture at meron na rin sila sabing religiosity. Yung mga Homo na yun. Hindi lang sila mere na kagaya ng nakikita natin na ape na walang ano, walang sibilisasyon, walang ano, wala silang kultura, pero yun, may kultura.
Yes. Yun. It means na iba yung isip nila kaysa doon sa sinasabing sa ibang oo, ayun. Ayun. Nakapag-isip na ng ano, mga ganyan traditions, may burial rites. Pero ang liit oh, tingnan mo. Ayan. So cousins nga ang term. Hindi siya homo sapien na, di ba? Hindi siya nag-evolve na diretso na from monkey pa pataas ng uri. Merong ano yan, common ancestor tawag ang term na ginagamit nila diyan, common ancestor. Kasi medyo mismo ang ano din mismo ang science din regarding especially diyan sa evolution. Meron ding mga pagbabago diyan eh. Kasi di ba ang science eh pag once na merong bagong na i-present na bagong ano ba, bagong hypothesis, eh dumadaan kasi yan sa tinatawag na peer review at saka experimentation, yung sinasabing scientific method. Pag once na yung sa hypothesis mo at na peer review at na experiment at napatunayan din ng ibang mga scientist sa iyong field, it will later on yan na rin ang i-adapt nila at masusupplant yung dating idea. Kumbaga kumbaga magbabago din. Diba, kagaya ng paniniwala dati, yung evolution is linear. Diba yung linear yung nakikita linear, natin yes, na usual caricature na galing sa unggoy, na nakayok, tapos unti-unti siyang tumatayo. Diba, ganun yung dating paglalarawan kung ano yung evolution. Pero wala na yun, kumbaga na-debunk na yun. May bago na ngayon na idea, yung tinatawag nila na tree, evolutionary tree of life na. Na ang ano is hindi tayo galing dun sa mga unggoy na nakayuko, kundi meron tayong common ancestor. Ang paglalarawan nila may mga branches para siyang tree. So millions years ago, merong isang certain species na tinatawag na transitional fossil na doon nang galing ang ano, ang tinatawag na lineage ng mga modern day humans. Tawag nila doon common ancestor. At yun, Broccoli, nag-improve kasi yan dahil nga sa pamamagitan ng tinatawag nila na genetics o yung sinasabing Human Genome Project na ginawa na na-map na yung buong chromosomes or genes ng mga tao. Kaya nagkaroon na tuloy ng idea kahit na hindi mo patingnan yung mga bones, eh sa pamamagitan lang ng DNA, malalaman na kung saan ka galing. Ganun yun. Mm-hmm. Yun so, ang naging ano nila sa science. So, hindi ko alam kung, Padlon, kung ganito ka. Yung state na you're unwilling to believe in something, yung may disbelief ka, lack of credence. Like, ang term dyan is incredulity. Na incredulity. Feeling mo, putya, mali ito. Tama ka. God created yung man and woman. Tapos sa feeling mo, hindi tama na ganun lang eh. Kasi, ang tawag ng physicalist, yung sa science ka naniniwala, hindi mo naturalist pwede... Naturalist. Oo, na may magic, ganun lang yun. May ganun feeling eh. Lumalaban loob mo. Oo. There must have been some, parang ang nangyari kasi diyan na kasi 'di ba yung kung mababasa na din natin yung history ng scientific method. Yung scientific method kasi hindi naman din lumang ano yun, yung bago lang din yan eh. Before the advent of the scientific method, ang lahat ng explanation prior to that is puro attributed lang, Broccoli, is either sa God. It's either gawayan ng Diyos, gawayan ng demonyo, or gawayan ng mga espiritu. Yun yung mga paliwanag lang noon na available sa mga tao na sinasabi sa kanila ng mga authority. Yun nga yung sinasite ni ano eh, ni taong ni Enoch kanina, yung Dark Ages eh. Kasi ang Dark Ages, denominate yan ng religion. Yung naghari dyan yung siyempre yung Catholic Church. Eh, during that time, nangyayari yung mga sinasabi nga yung napanood ko na documentary, eh maraming nangyari dyan ng mga plague. Yung plague na mga Black Death, bubonic plague, di ba? Yung napakaraming pinatay ng mga tao noon. Parang ang
paliwanag lang nila dyan, eh, parusa ng Diyos eh. Yun lang, retribution. Wala din nila alam na later on, ang paliwanag pala kaya nagkakasakit ng mga tao ng bubonic plague is because dahil doon sa ano, daga. Yung daga, may daladalang pulgas, yung flea. Na yung flea na yun, pag kumagat sa tao, yun na nagkukos ng ano. Mm. So, kailan lang naman yun? During the time na nang tinatawag na era ng ano, yung meron ng scientific method at hindi na nakontento ang mga tao sa paliwanag na ginagawa ng mga ano na attributed lang palagi sa either God or demons, ganun. So ayun, sabi nga Broccoli na kaya na sinasabi mo na hindi ka na nakokontento doon sa paliwanag, so nag-isip ka at naghanap ka ng paraan para malaman talaga ang buong katotohanan na hindi ka nakokontento na paliwanag na ay Diyos ang gumawa niyan o demonyo ang gumawa niyan. Eh, wala nang lugar yan doon sa tinatawag na scientific method. Mm. Ayun yun. Yan yung I'm not sure kung kasi hindi ko rin inaalis yung possibility na ano beyond the physical world eh meron. Ako lang ha, kasi di ba yung physicalism pag may kinuwento sa iyo ano, ambawa, yung guest nung nakaraan sabi niya tinuro daw sa kanya ng Diyos yun. Yung may nagtayo ng religion, nagpa-religious as a sect. So kung physicalist ka, naturalist, ang unang tanong mo, paano mo nasabi na binigay ng Diyos sa'yo yun? Nakausap mo ba siya? Yung ganun agad yung tanong mo. Diba? Kasi even your imagination, diba? Napaka-powerful na imagination. Kahit yun, physical yun eh, for me ah. Kasi it's a product of acquired knowledge and patterns, yung mga things na naranasan mo na sense ng yung five senses mo, kaya nagkaroon ka ng imagination na panood mo somewhere, kaya nagkaroon ka ng idea. So hindi siya pure na spiritual, kaya hindi rin naman ako reductionist na I always assume na physical agad, walang supernatural. So hindi ako pure ganyan. Nagbibigay ako ng space for ano na what if may kaluluwa? What if totoo yung reincarnation? Hindi ko sinasara yung idea ko sa ganun. So agnostic nga ang ako. Si Inok yata. Oo, Inok. Brox. Ano, comment lang ko doon sa ano, tungkol doon sa apes. Yung tsuri na evolution. I-copy ko yung ano ha, yung sa ano, yung link sa YouTube. Tapos paki-play mo na lang na walang sound para hindi ka ma-copyright. Yung ano, yung may mga pinanganganak na bata, mga mukhang apes. Ito, pagkakaalam ko rito, nung bata sila, yung parang kinagat ng lamok. Nakalimutan ko kung tawag doon sa disease na yon. May disease yan na dahil sa kagat ng lamok. Maraming ganyan. Meron sa China, all over the world. Kahit sa Pilipinas nga eh. Sa Pilipinas, sabi daw, ang nanay nila nagmate ng inkanto, mga ganun mga superstitious. Pero ang findings ng mga scientists sila nakagat ng lamok. May mosquito bites na naapektuhan yung brain. So sa skeptic ako na maari yung mga nakukuha ng mga scientists, mga archaeological ano, na baka yung mga buto na nakokolekta nila buto ng mga tao na to na nag-i-exist naman since immemorial. Yun lang masasabi ko. Pwede na baka yung nakukuha nilang buto, may sakit na ganyan. Kaya ang kala nila, apes yung tao nang galing. Pati ba sa buto? Pati buto? Parang ape ang itsura. Kasi skull eh.
Oh, pati mahaba ang kamay. Mahaba, mahaba ang kamay niyan. Tapos yung paglalakad nila parang monkey style. Mm-hmm. Pwede. Marami siya meron sa China. All over the world. Kasi sa Pilipinas meron nga, di ba, na Jessica Soho. Na ang mukhang oh, yung mga anak nung ano, puro anak niya ganun. Meron sa DNA, pwede sa DNA, pero ang findings ng mga scientists eh this is nagaling sa lamok. Naapektuhan yung brain during nung sanggol na sanggol pa lang nakagat na sila ng lamok. Oh, naapektuhan yung information. Okay, so anong stand mo dito, Abad Enoch? Eh, yun yung finding na pwedeng yung nahukay ng mga buto eh galing sa mga ganun. Sa mga yan yung unfortunate people na ganyan. Yun ang okay, finding. So, yun ang so walang mga homo? Ganun ba? Walang mga homo? Pwede, pwede. Kasi may mga, mayroon yung normal na sa tao, yung abnormalities eh. Malaki skull. Nag-exist naman sa atin hanggang ngayon yun eh. Yung may dwarfism, may giantism, mga diseases yan eh. So, kung nag-i-exist ngayon, eh, lalo na nag-i-exist noon dahil wala namang mga bakuna. Mga doktor na magsasabi na ganito sakit mo, ganito sakit mo, o may kinanganak na dalawa ulo, dalawa yung ulo, isang katawan. Sabi nila, monster, sa panahon ng mga halimaw. It depends siguro. Kasi dalawa ulo eh. Ilan ba ang nahukay nilang ganun, Badlon? Marami, di ba? Okay naman yung argument na yun na sinasabi ni Eno. Pero ang mostly kasi ngayon, ang pinagbabatay na talaga nila dyan sa science of evolution and is more on the genetics na dinatawag nila na DNA. Doon sila sa DNA nagbabase. Kaya nga, natitrace nila ngayon na halimbawa, may mga tao ngayon may percentage sa kanilang lineage ay galing sa tinatawag na Neanderthal. Yung Neanderthal na klase ng lahi or klase ng species ng mga Homo dati, yung Homo Neanderthalis. Eh kasi ang nangyari niya noon, sabi ng mga scientists, no, ito yung sa ayon sa kwento, is nagkaroon ng intermarriage or masabi na lang natin na nag-asawahan ang modern day human, yung Homo sapien at saka yung Neanderthal somewhere thousands of years ago. Kaya nagkaroon ng kumbaga hybrid ng Neanderthal at saka yung modern day humans. Kaya merong mga features ngayon ng mga tao na masasabi mo na kahit hindi man natin nahukay yung mga buto, pero sa pamamagitan ng kanilang mga DNA, ay pwede na rin nating makonclude na galing sila doon. Kasi yun na yung ngayon, labanan ngayon sa DNA na. Kaya kahit na wala pa tayong mahukay na buto, eh kung nasa DNA na, eh makukonclude na rin nila kung ano bang itsura niyan. Kagaya nung halimbawa may nahukay silang particular na part ng buto, halimbawa paa. Halimbawa, or di kaya naman yung pinte. Di ba binte, hindi mo naman makikita yung ulo niyan. Pero sa pamamagitan ng DNA, matitrace nila, mamamap nila kung anong klaseng species ito. Halimbawa, may nahukay silang particular na buto, DNA test lang nila yon, makikita nila, ay ito pala yung ano, mga kasama pala ito dito sa particular na ano na ito, yung Homo floresiensis or Homo naledi, di ba? Yung Homo erectus, kasi na-map na nga nila yan, nagkaroon na sila ng Human Genome Project. So, ganun yung ano dyan, sinasabi ng science. Kahit na wala pang buto na mahukay, pero sa DNA lang, alam na nila, pwede nilang ma-reconstruct ang itsura mo kahit na wala ang buto. Yan yung science. Mm-hmm. Okay. Yeah, pwede naman 'yan yung argument ni ano. But you know. Pwede ka mag-argument ng walang scientific basis basta pasok sa logic. Probably yung ano, pinaniwalaan kasi 'di ba yung ano, yung about sa paglilihi. 'Di ba si Bess naniniwala din diyan, yung halimbawa, bakit ka ba maitim ay pinaglihi ka ikasa tsokolate? Bakit ka ba maputi ay pinaglihi ka ikasa gatas kasi nung binagbubuntis ka ng nanay mo, mahilig ka iuminom ng gatas. Yung isa naman,
eh bakit ikaw mabalahibo? Kasi nung nagpupuntis ang nanay mo, eh kasi mahilig ikaw sa pusa. Palaging inaalagaan. Iba yung mga ganong paniniwala na ngayon, ang tingin na ngayon ng science dyan is ano lang, superstition. Pero before, di tao dyan eh. Actually, nasa Bible nga yan eh. Di ba yung si Jacob ba yun na para makuha niya yung mga alagang sheep nung ano, ang ginawa niya, nilagyan niya ng spot yung tree na para matitingnan araw-araw nung mga tupa. Ang lumabas, yung spotted, naging dahilan kaya nakuha ni Jacob yung mga hayop na yon. Kasi yun yung sinasabi ni Bes dati na paniniwala na totoo daw yung pinaglihi. Yung ganun. Ayaw ko lang kung ano ba ang term sa English niyan. Pero sa Tagalog niyan, yung pinaglihi ka sa kung ano-anong bagay. Eh yan, hindi na scientific yan. Hindi na rin yan. Ano kasi ang science, hindi naman naniniwala dyan. Di ba? Oh, medyo established na kasi itong ano, eh, mga homos eh. Unless nga, mapapatunayan ng iba na hindi nga ganun. They're all humans. Parang ganun ang gusto sabihin ni Enoch. Ano ba? Meron lang silang abnormality. Physical deformity. Okay naman yung kay Enoch. Pero ang kay best naman dyan, ang naalala ko, yun daw mga nahukay na yun, kagaya ng mga Homo erectus, yung si Lucy, Australopithecus africanus, Australopithecus, yung mga ganon. Yun daw lahat ay mga unggoy lang daw yun. Mga unggoy na lahi. Yung sabi ni Bes. Hindi daw yun considered na homo. O, hindi siya naniniwala dun. Yun ang sabi ni Bes. Pero may ano, marunong gumamit ng tools. O, yun na nga. Yun na nga. O, si Ima, o, naniniwala sa ibang human species. Hominids. Saka yung ano, mismo kung Catholic, sa Catholic din mismo, ina-accept na nilang evolution eh. Kaya lang, ang evolution naman nila, theistic evolution. They believe on evolution kasi maraming mga scientists ngayon, Katoliko eh. Yun nga lang, isang debater ng na evolution eh, Catholic yun eh. No? Di ba si, ano, nakalimutan ko lang yung pangalan yun. Si Mayer ba yun? Ano yun, Katoliko yun, pero evolutionist siya. Sa kanila naman kasi, naniniwala sila kasi yun naman yung established na fact about science. Kaya lang, meron pa rin ano, ang Diyos, kasi parang lumalabas eh, Diyos pa rin ang nagpapangyari doon sa evolution. Ganun ang stand ng Catholic Church. Theistic evolution. Pero kung if you believe in the Bible, like si Willie Santiago, pwede mo pa rin pagkasyahin yan. Diba? Ay. May Willie Santiago naman, pre-Adamic race. Pre-Adamic. Kasya pa rin. Pasok pa rin sa banga. Sabi ni Willie, yun daw kagaya nila Lucy, yung Lucy na nahukay, yung mga hominids, yung mga dinosaurs na millions of years ago, yun daw ay part ng tinatawag na pre-Adamic race. Gawa pa rin ng Diyos. Mm. Okay. Pero lalabas nga, species talaga. Dahil nagkaroon ng Homo sapiens, parang siya yung pinakamatalino. Although hindi rin perfect, ah. I think, ah, for me, hindi rin perfect yung Homo sapiens. Si Brad Dams ba? Dark Knight? May nasabihin ka? Wala boss, nakikinig lang ako sa inyo. Mukhang pang matalino utapan niyo. No, si Ate Patch kasi. Pero open solution eh. Ang mahalaga, hindi tayo binary. Oo. Yung mga religions kasi binary. Ano lang eh. Babae at lalaki lang. Ang bawa, bading. Ano ba yan? So, ang bading ay non-binary. Ayan. Ang mga anghel din ay non-binary. Therefore, ang mga anghel ay pading. Ganun ba? Mm-hmm.
False dichotomy. Pero kung wala kang logic, sasabi mo, oo nga, no? Kung wala kang basic knowledge, ha? Oo nga, no? Pero kung nag-aral ka ng logic 101, hindi ka sasang-ayon sa ganun. Hindi ka madaling maloloko. So, lalo na sa religion, broccoli, ano? Oo. Eh, halimbawa, broccoli, yung naririnig mo na itapon niyo yung balat, tanggapin niyo yung saging. Oo. O, paano yun? Get mo ba yung point doon? Yun yung mga sinasabi nila pagka, halimbawa, hindi mo tanggap yung mga ngaral. O, hindi nyo kami tanggap, mga kapatid. Okay lang. Parang binibigyan namin kayo ng saging. Kunin nyo yung laman, tapon nyo yung balat. Kami na yung balat, kunin nyo yung aral. O, ano masasabi mo ron sa ganun, bro? Persuasive. Tama pa rin siya. Di ba? Well, pa rin, eh. Para sa akin, kung i-analyze mo yun, hindi naman totoo yun eh. Kasi may nabasa ako, bro, sa okay lang ba? Pasintabi, MTGI yung magiging usapan. Sige, sige. Kasi may nabasa ako, sabi nung isang worker daw, kung may ginagawa si kuya na mali, Diyos na bahala doon. Basta tayo, sumunod lang tayo. Brock, anong take mo doon? Illogical. Bawa, may ginagawang mali si kuya, palagay nyo na, mga kapatid. Hindi tama yung ginagawa niya. Diyos na po bahala sa kanya. Basta po tayo, sumunod lang po tayo. So, hindi tama yon. Kasi lead by example, mga ganyan. Hypocrisy. Oh. Hey, kasi kumbaga, kung titingnan ko yung point of view nung manggagawa na yon o nung district servant na yon na nagsasabi na kung may mali man siyang ginagawa yung ating kuya, eh huwag yun yung ating tingnan. Ang tingnan po natin, yung ating sarili. Basta po ang mahalaga, sumunod lang po tayo sa dapat nating sundin. Well, kung i-assess mo yun, unang-una, bakit mo sinasabi yan? Are you saying na may nakikita ka ring mali doon sa kuya na sinasabi mo? Yun ano, lang. Bakit? Ba't mo yan sinasabi? Para bakuran mo yung mali na nagagawa ng kuya mo? Or mali, Diyos na bahala. Bakit napunta sa Diyos yung pagdidesisyon? Bakit sa Diyos napunta yung usapan? Hindi ba ang maganda? Kung may nagagawa siyang mali, kilalanin niya yung mali niya at i-accept niya yung mali niya. Bakit ipinasa mo sa Diyos? Kung halimbawa, nakikita mo may mali. Yun na yung tingin mo. Kasi nakikita mo yung tingin ng mga miyembro doon sa kuya mo na mayroong ginagawang mali na ikaw somehow napapaayon ka. Teka, mali nga ito. Kaya para bukuran mo yon, well, mga kapatid, kung may mali man po siyang ginagawa, yun na po ang bahala. Pinasa mo sa Diyos. Huwag mong ipagpa sa Diyos. Sagutin mo yung issue. Huwag mong ilayo yung issue. Pero bakit ayaw mong sagutin yung issue na ibinabato doon sa kuya nyo? Kung talagang lingkod siya ng kapatiran. Ito logic. Kung talagang lingkod siya ng kapatiran, naghihintay ang kapatiran ng open forum. Bakit patay mali siya lang? Di ba ang gamin dapat sagutin? Bakit ang piyesta ng Diyos natin na ginagawa? Parang piyesta na rin ng Katoliko. Ano napapansin mo, Broccoli, sa piyesta ng Diyos natin ngayon? Oo, magka-pattern na sila. Di ba may banderita, may majorette, mayroon na rin ipinaparadang animo Diyos-Diyosan? Bakit magka tayo ang gumawin noong parang ribulto natin, walang problema? Tatanungin kita, Broccoli, kung halimbawa ang gumawa ng ribulto na yon, Iglesia ni Kibuloy, ano sasabihin ng MCGI? Diyos-Diyosan yan. Pagka yung iglesia na yon ang gumawa, iglesia ni Kristo, si K.R.D. Manalo ang inilagay, ano sasabihin ng MCGI? Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan. Bakit pagka ibang relihiyon ang gumawa noong, ang tawag mo dyan, FPG ba tawag doon, o kung ano man ang tawag doon? Bakit pagka sila ang gumawa, ang hatol natin sa kanila ay Diyos-Diyosan? Bakit pagka tayo gumawa, hindi Diyos-Diyosan?
Dapat ang logic mo ron. Bakit yung kay Dirac na intended sa malaking kapighatian, naging negosyo na, na hindi ka makapapasok kung wala kang pambayad, magkano bayad sa kay Dirac? Bakit ganon? Hindi ba naririnig natin ang tinatabi na kuya, hey, what you need, not what you want? Kung totoo yan, buy what you need, not what you want. Is it in need para bumili ka ng isang sinturon na gano'n ang halaga? Magkano ang halaga ng isang branded na damit? Hindi tayo lang ang question. Kung kaya nyong bilhin, then go. But is that what you need? Or yan lang yung gusto mo? Bakit sa panahon ni Beth, meron tayong pulong, meron tayong Bible exposition, meron tayong pagdudoktrina, merong BS. Bakit sa panahon ng kuya natin, blogging, content, basketball, volleyball, auto op. Yan, mga tanong ng mga miyembro yan. Kung talagang ikaw ay lingkod ng kapatiran, bakit hindi mo kayang i-address yan? Again, ang lahat ng yan, tinatanong ng mga nag-iisip. Sa kabilang banda, yung mga panatiko na hindi na nag-iisip, would just say, sumunod lang po tayo. Hindi ba maganda kung susunod tayo, dapat nating makita unang-una kung sumusunod yung leader natin sa gusto niyang ipatupad. Yung statement na lagi nating naririnig, kung palagay niyo kami masama, tanggapin niyo yung itinuturo naming mabuti sa inyo. Again, ano kung makakapagturo ng bagay na mabuti kung ikaw ay nasa kategorya ng pagiging masama? Ano yun? False humility? Kung tinasabi natin na tanggapin natin ang saging kahit itapon niyo yung balat, well, maganda siyang pakinggan. Pero real talk lang, totoo ba yan? Tatanggapin natin ang aral, itatapon natin ang balat. Na kahit huwag na natang tanggapin yung mga aral, eh, totoo ba yan sa puso niyo? Eh, ito, kung talagang totoo yan sa puso niyo, nung nasagot ng isang babae dyan sa Akalit, yung isang KNP niyo, hindi ba kinalagpag mo yung pangalan ng tao na yun sa kapatiran? Hindi ba katakot-takot na pahihiyan ang inabot ng tao na yon? Hindi pa kayo tinatakwil yan, ha? Tinagot pa lang kayo. Paano mo nga itasabihin, kahit kami po itapon nyo na? Ha? Eh yun na, sinagot pa lang yung KNP mo. Katakot-takot na pahihiyan na ang inabot ng tao. Tukat-galin mo yung pangalan sa buong madla. Ano yun? Hindi ba pang papahiya yun sa kapwa mo tao? Hindi ba kayo-kayo na lang sana ang dapat mag-usap? Bakit kailangan magdamay sa buong kapatiran? Ano epekto na sa tao? Halimbawa ako, kilala ko yung tao na yon. Nung marinig ko pangalan, ay, grabe na naman pala yun. Ganun pala ugali niyan. E di sumama pa yung loob ko dun sa tao na yon. At kung meron akong sama ng loob sa tao na yon, lalo mo lang binastipa yung sama ng loob ko dun sa tao na yon. Nag-uurtaban ng mabuting budhi sa kapwa niyan. Yan, dyan sa mga punto na yan, totoo ba yan sa sarili nyo na talagang kahit itakwil nyo kami, eh, tanggapin nyo yung aral? Well, kayo na lang po ang mag-assess sa sarili nyo. Ang masama, pag nagtanong ka, ibadiwa mo. Pag meron kang inirin sa kanila, ang sasabihin sa'yo, i-block nyo po ang lahat ng may laban kay kuya. Kayo na ang mag-isip, may logic ba sa tinasabi nyo? Tanggapin nyo ang saging, itapon nyo ang balat. Kung hindi man kami katanggap-tanggap, tanggapin nyo ang aral kahit itakwil nyo kami. Totoo ba yan sa puso nyo? Nagtatanong lang naman. Kaysa na bro. Kalma lang, kalma lang. Grabe. Inong ako ng tubig. Matindi. Ayan. Malalim ang hugot. Ayan. Speaking of hugot, Kuya Adel Razon, welcome sa ating podcast. Good evening, guys. Good evening. Ah, napapasok na ako kasi may gusto rin pumasok na fanatic si pag debate daw. Sino yan? Ito na lang. Monday pa to, yabang daw, sabi niya sasagutin daw niya lahat yung mga issues natin. At ano, ang deal ay sasagutin nila, ng grupo nila, mga issue na need. Pati
kung gusto nyo mag-Bible exposition pa kami sa pundahan nyo. Ayan. May grupo sila? Lumalaban ba yan? Grupo sila eh. Lumalaban sa pangasiwa. Eh. Ito sabi ko, sige, i-contact mo si Broccoli, sabihin mo mag-open ako ng Bible exposition dyan. Lahat ng may mga tanong kahit kayo, sapat na biblical references para sagutin yung mga issue na yan. Diba? Biblical? Naalala ko yung extension cord. Putek. Eh ngayon nga, sabi ko, yung Monday pa to, nangangulit sa akin, nakaraan pa to, minumura-mura din ako nito eh. Sabi ko, eh, eto, sabi ko sa kanya, oh, pasok na. Naka-live na yun. Sinend ko yung Zoom tsaka yung link ng ano, FB. Basta sumagot, sabi, bakit unavailable? Ang dami natin dito, unavailable. Ay ko, in-screenshot ko pa yung ano, andito na ako sa room, sabi ko, pumasok ka na, huwag ka na magpalusot. papasokin na daw yan, sabi niya. Asabahan daw niya si na ano eh. Yeah. Ewan ko ba itong true faith? True faith? Pinasok ka na raw dito nung... Si Totoy Bibo yun. Ayan, Totoy Bibo yun. Totoy Bibo. Ayan, group, mga grupo daw, grupo nila siguro to. Ang mga TikToker siguro yan. Mga pasaway. Sabi nga ni Ima, ano na ngayon eh, debating walang kibuan eh. Lugaw na eh, ba't sila hindi sumusunod? Ayan nga eh. Diba? Ba't eh, membro ang tatanggal? Kasi nag-negotiate kami doon sa chat. kasi pasok na ako, pasok ka. Unavailable. Kaya napapasok ako bigla. Sige, ang tabang-tabay ko lang. Ako lang kung papasok. Sige, kwentuhan ulit kayo. Ay, di ba Kuya Adel, di ba sabi mo ay didiklare ka na ikaw ay magbabalik loob ka na sa MCGI na titigil ka na daw sa iyong ano, sa iyong mga ginagawa. Ah, yung post ko kagabi. Oh, ano lang yun, dala ng pagod lang yun. Pasensya na sa mga ano. Napagod lang ako kagabi sa biyahe. Alam mo naman, galing bakasyon, travel, di ba? Nabigo kami ng ilog, lakad ng malayo, hiking. So, medyo, ano, dala ng hangover sa bakasyon. O, kaya, marami kasi pasensya. Kuya Adel. Marami kasi Kuya Adel, natuwang-tuwa sila. Ayan, salamat dahil wala nang timigil ng paninira sa MCGI. Oo nga eh. Kala nila ko natuwa sila. May nag-comment, may mga nag-message pa sa akin, naniwala. Tapos, yung isa pang nag-comment doon, bagong anib, kachat ko na yon. Bago pa siya maanib, papadoktrina, may na ng mga advice sa akin. Tapos, nagpabautismo. Pabautismo, sabi ko. Eh, no choice siya kasi yung amo niya, kaanib eh. Oo. Pero observe lang din daw siya, sabi niya, hindi daw siya mag-aabuloy, magbibigyan ng pera. Nagalit sa akin, nag-comment. Buti na lang, daw naniniwala sa iyo. Babalik loob ka. Oo, nagalit. Oo. Tapos minesets ko sa inbox, sabi ko, ba't mo ako inaaway? Ba't mo ako inaaway? Sabi niya, paano hindi kita aaway? Eh, ba't nagbabalik loob ka pala? Ang dami mo pang sinasabi. Ay ko, April Fool's Day yun. Ako ba? Yung iba kasi di marunong bumasa ng sarcasm. Eh, no? Diwala eh. Imposible nga titigil si Kuya Adel. Sabi na nga namin, oh, hinahinay lang. Sabi ni Kuya Adel, hindi ah, we've only just begun. Intro pa lang. Sabi ko nga sa kanya, pag nagbalik loob ako, siya lang ibig sabihin nun, may tumawa sa akin. Hindi na ako yun, sabi ko nga. Grabe. Sige, ano pa? Papasokin mo, sige. Medyo, ano naman tayo eh. Nag-gets na nila yung about logic eh. Logic. Oh, ano po yung masasabi niyo po, Kuya Adel, sa tungkol sa logic? Especially with regards to MCGI affairs. Naka, yung mga taga-MCGI, walang mga tinanggal yung logic sa atin mahabang panahon. Pa yung mga nasa MCGI.
naging bulag tayo sa mga ano, sa mga pananaw sa ano. Narinig ko yung sinabi ni Dark Knight, napakaganda eh. Ano sinabi niya about sa paano natin gagamitin yung ating logic sa pagkilala, kung i-assess natin yung mga bagay-bagay na oh, ang dami ng mga delusion pinakakalat si Bess sa itinanim sa atin. Alam mo, ano lang eh, common sense na lang eh, di ba? Kung, lalo na yung mga nakikinig, kung 20 years ka na sa MCGI, 20 years or 30 years ka na, no? Aktibo ka, lalo na kung naging officialist ka. At ang tingin na lumalabang ka pa rin ng ubusan dyan, ano? Ako, napaka-engot mo na lang talaga. Wala nang natirang logic sa'yo. Imagine mo, eh, sa dami na narinig mong mga ano, mga prediction, mga aral na paiba-iba, eh, until now, maniniwala ka pa rin na yung ino-offer nilang kaligtasan dyan or makakarating kayo sa 1,000 years? Diba? Eh, kahit na bata lang na hindi nag-aral, eh, gamitan mo lang ng logic. Eh kung yung ng ano, eh, kung yung ng mga sinabi na ano, 10 to 15 years na lang daw ang mundo, eh, hindi nga nangyari. Pati yung ano, pati yung lilipat daw yung ano, yung karunungan, spirito. Yung espiritu. Hindi rin nangyari. 1,000 years pa mangyari. Oh, ito. Nakita ko sa Facebook. Mas masarap pa rin sa pakiramdam na kahit naghihirap tayo, hindi tayo nanlalamang sa kapwa. Wala lang. Yun lang. Nagtatanong lang naman. Sabi ni Dark Knight. Ayan. Kumot sinabi niya, tama na. Ayan. Appeal to authority. Sige. Kuya Del, meron pa bang ano? Lalo na yung, actually, yung pagkakasi, Broly, na yung, kaya ako sinasabi yung matagal ka na, 20 years ka na, 30 years ka na sa MCGA. Ano mo eh, doon mo mas magagamit yung logic eh. Kasi may mga narinig at nakita ka na hindi nakita at narinig ng mga bagong lublob. Di ba? So mas madali mo siyang ano, mas madali mo siyang ma-distinguish. Mas madali mo ma-assess kung tama, nasa tama ka ba o hindi na. Kasi yung mga bagong lublob, syempre ano pa 'yan eh. Energized pa 'yan at hype pa 'yan sa narinig nilang araw, akala nila yun na yun. Di ba? Hindi alam, babaguhin din pala yan. Anytime soon. Hira. Alam mo na, may balita pala ako. May ano, may nag-meeting daw yung mga taga-ME yung Monday. Diba? Ang sabi daw ika ni ano, ni ika Resti. Eh, ano daw, ito ayon sa source natin na yung bentahan daw ng alak, yung panabong ng manok, kay gawa-gawa lang daw yun, AI lang daw. Ayun ang sabi. Ay, sabi nung ating ano doon, source, imagine mo ah, yung pabenta rin ng alak doon sa salot, at saka yung panabong ng manok, ay AI lang daw yun. Daraw ika pagpapansinin. Ang importante daw ika ay tanungin mo yung sarili mo nung pumasok ka sa MCGI kung napabuti ka ba o hindi. So, di ba? So, ibinalik sa'yo yung tanong. Sabay guilt trip. Gaslight. Galing talo. Oo, gaslighting, di ba? Ganun lang ang technique eh. Ibabalik sa'yo yung tanong eh. Eh, mga gaslighting nila eh, para ikaw ngayon ako konsensyahin, di ba? Imbis na sagutin yung issue, o konsensyahin ka ngayon, di ba? Pag-iisipin ka.
Eh, ganyan kagaling yung mga diversionary tactic ng mga ano eh, ng mga culto eh. Still nasagutin yung issue, yung mga questions. So, ibabato sa iyo yung tanong. Ikaw ngayon ng ano, mamumroblema. Ay, Kuya Adel, humo yun pa rin ang yung pa rin AI at saka yung ano pala sa Area 52. Baka bumalik na naman tayo sa paksa na yan, kapatid na Rocoli at Kuya Adel. Babalik na naman tayo sa cycle. Oh, the more na kinakantin nila yan, eh lalo lang ano, hindi titigil talaga. Actually kasi hindi naman talaga titigil kasi may mga bagong kasing nagbabab sa Reddit tsaka sa FB. May mga nagme-message sa akin, napapagod na nga ako magkasagot eh. Kasi palit-ulit, mamaya tatanungan naman, may mga bago. Totoo ba yung Area 52? Totoo ba yung ano, yung panamo naman ako? Ang dami, dami yung mga ano, mga bago kaya kailangan lang tsaga-tsagain talaga eh. Okay. Guys, may ano, may sinasabi sa selectable. He was just blocked daw. Kasi may ginawa akong mga admins, yung mga members ng channel. I-check nyo rin po kung anong ginawa. Kung hindi naman ng gugulo or opinion nyo lang din, hayaan nyo lang. Huwag nyo i-block. Pag may comment na medyo nakaka-offend sa iba, yon tanggalin nyo. Pero huwag nyo i-block dun sa mga ano moderators natin. Ayan. Kasi yeah, I agree bro. I agree, oo. Nakita ko kasi yung message din ni Selectable. Selectable, pasensya ka na, boss, ha. Kasi maraming admin eh, na ini-assign si Broccoli eh, di ba? So, siguro yung isa sa admin, nakita niya na parang foul. So, hindi naman yung sumasalamin sa kabuuan ng Broccoli TV. So, pagka nga naman halimbawa, mayroong foul, so doon lang naman siguro. Siguro sa personal assessment lang ng isang admin. Pero, sa na-monitor ko naman kay Selectable, wala naman akong nakita na mga oo na mga mali at foul doon sa sinasabi niya. Siguro, meron lang siyang mga nakakasagutan dyan sa loob ng chat room. Pero it doesn't necessarily okay mean naman na may foul siyang ginawa. Selectable, don't worry boss, nasa side mo ako. Personal, breath din lang. Yes, open to sa lahat guys. Okay, siguro balik na tayo sa ating pinag-usapan. So, meron kasing tinatawag na fallacy of ambiguity. Ito yung argument na pagka yung ambiguous language or unclear terms leading to confusion or misinterpretation. Halimbawa, Far East, sabi sa Biblia. Ginamit yung word na Far East. Hindi mo siya gagamitin the way we use it now. Far East ng ano? Ang naging conclusion nila, Pilipinas. Ano sa tingin niya? Tinanong ko si ChatGPT kung ano Far East ng ano eh. Ng Israel. Israel. Ano daw? Transjordan? No Jordan. ano pa? Basta disyerto eh. Pumunta daw doon. Sila. Speaking of ano Broccoli, ambiguity and vagueness. Yan ang sinasabi nga nila na pinaproblema nila sa Bible. Kasi maraming mga passages, mga citas, mga verses sa Bible na mga vague and ambiguous na ang nangyayari tuloy ay nagkakaroon ng kaguluhan pagdating sa interpretation. Sabi ng isa, literally kayan. Sabi namang isa, spiritual yan. Hindi yan, ano, hindi yan literal. Sabi namang isa, metaphor lang yan. Kumbaga, dyan nagkakaroon ng ano eh, yung parang nagkakaroon ng labo-labo pagdating sa interpretation sa mga passages sa Bible. Kasi maraming mga verses sa Bible, lalong-lalo na sa mga sinasabi nilang mga prophecy, mga hula sa mga prophets. Yung vague and ambiguous verses na pwede mo siyang i-interpret any way you want. Halimbawa, yung kagaya ng mga hula-hula dyan, yung Far East. Eh, pag nabasa mo yan sa panahon nating ito, 21st century, 20th century, pwede mo pakahuluganan yan na sa ano eh, kasi wala namang magbabawal sa iyo.
yung mga sinasabi sa Bible na about interpretation, kung ano yung kalagayan ng Diyos, ano ang kalagayan ni Kristo. Vague and ambiguous yun eh. Kaya, ang instead na malinaw yung mensahe, instead na malinaw yung makarating sa'yo kung ano ba talaga yung gusto mong malaman, nagkakaroon tuloy ng kaguluhan. Nagkakaroon tuloy ng parang di ba, pagtatalo kung ano ba yung mga kahulugan ng mga talata sa Biblia. Ngayon, sasabihin nila kung ano-ano na lang gusto nila, kung papabor sa kanila, eh, literal yan. Pag hindi naman pabor, metaphorical lang, hindi literal yan. Di ba, ganun ang ginagawa yung Bukoli kadalasan. Na ma-manipulate. Na-imagine ko nung lahat tayo nagpapadoktrina, in-explain niya ni Bess, Far East daw. Kasama daw Pilipinas sa mga pulunang dagat. If you don't know the fallacy of ambiguity, mapapalakpak ako nga po dyan. Swerte natin, mga Pilipino. Pinili talaga ng Diyos. Dito talaga magmumula ang bayang magpapasalamat. Nag-research ka ba muna? Sa bagay noon, hindi tayo nagre-research. Oo. Eh. No? Wala bang... Karamihan naman kasi sa atin, Mokoli, nung maanib tayo dyan sa MCGI, in reality, wala naman talaga din tayong alam sa Bible eh. Mm. Wala talaga tayong alam. Kumbaga, ano din sa atin yan? Vague and ambiguous din sa atin kung ano ba yung nakasulat sa Bible. Kasi in the first place, yung mga Bible nga natin sa bahay, eh, inaamag na eh. Tinitira na ng mga, kung meron mga Bible na malaki sa bahay, hindi mo binabasa. Or nakatira lang eh, ano lang yung tinitira na lang gagamba. Kasi nga, wala nga tayo. Ngayon, nakapakinig ka sa TV ng isang preacher na, uy, at hindi gumamit ng Bible eh, na-curious ka. So, eh, parang akala mo, yung sinasabi niya, yun na yung absolute truth. Absolute. Well, in fact, in reality, eh, hindi pala yun. So, kailangan mo talaga yes. din mag-aral pa. Iba-iba, actually, yung reality, iba-iba rin ng tingin dyan ng mga tao, di ba? May reality threshold na tinatawag, iba't iba yung mga nakikita ng tao, yung patterns na tingin mo, halimbawa, madilim, tapos may gumagalaw na mga puno, unusual yung galaw, magko-conclude ka na agad na, putya, may multo, or aswang to, kapre, diba? Iba-iba tayo ng tingin. Oo. So, yung pattern na yon kahit ikaw lang nakita nun, kahit wala naman talagang pattern. So, kanya-kanya rin tayo ng reality. Ayan, pasukin natin yung reality maya-maya. Sige, si Clancy. Rocks, pahabulang doon sa ano mo, sa... Sabi yun, sa tungkol doon sa pulupulong bansa, ano? Para okay. Para ma-enlighten natin yung mga kaibigan natin, mga data packs, no? Sige. So, tatandaan natin na yung unang mga Kristiyano na nangaral gaya ni San Pablo, dyan muna mag-uumpisa yung ano, yung mga Gentile, syempre. Huwag natin agawan si San Pablo na naglakbay sa mga pulupulong bansa. Huwag yung agawan ni San Pablo. Huwag yung San Pablo ng Pilipinas na inaakala nyo. Ayun, kasi... yung Roman Empire nahati sa dalawa, sa western at saka sa eastern part. So sa eastern part, nakikita mo natin diyan yung ano, yung nasa Mediterranean Sea, yung paglakbay ni San Pablo papuntang Roma, sa Mediterranean Sea siya naglakbay. So ang Mediterranean Sea ay merong 6,000 hanggang 10,000 isla meron ang Mediterranean Isle, Mediterranean Sea, sa Torini, Mallorca, Ibiza, yung marami, pati yung Malta na mababasa natin sa Biblia, Patmos, yan, nabasa sa Biblia yan eh. May Patmos ba na totoo na lugar? Oo naman. Ito yung mga pulo. Oo, yung mga pulo ng dagat. Kaya huwag yung hindi Pilipinas eh. Yun ba yung nag-start yung Han Gentiles? Ayan mga kaibigang Data Packs, ha? Ayan, pulo-pulo dagat sa Mediterranean Sea. Okay? Salamat. Oo.
yung ulo kasi ang ano kasi niya ng Inverness naman din eh, best. Ang una kasi diyan talaga nag-claim diyan na Pilipinas ang Far East ay ang ano INC. Yan sila yung una diyan. Eh, alam naman natin eh INC tapos si Nicolas Perez galing diyan. So na-adapt din ni Perez yung paniniwala na ang Pilipinas mayroong nga Pilipinas matuwa ka. Itong dating iglesia. Oo, kasi ang paniniwala kasi nila dyan is yung sinasabi nga natin ni Broccoli na vague and ambiguous verses doon sa Old Testament na sa mga pulo ng dagat. Eh, yun na, in-interpretation na nila. They can interpret it any way they want. Eh, yun ang ginamit ng iniano ni Felix Manalo na batayan. Para ang hinuhulaan daw sa Bible yung paglitaw ng Iglesia ni Cristo sa bansang Pilipinas na pulo sa Far East. Ayun yun. Kaya yun yung sinasabi ni Enoch. Far East Asia. So yun nga ang sinasabi ko, hindi naman para sa iyo eh. Nabasa mo yung Biblia, ay putya, parang tayo to ha, Pilipinas to, marami tayong pulo. Oh, yung pala dito rin sa Mediterranean Sea is 6,000. 6,000 na pulo. Ay nako. Yun nga, Far East. Yun ang tanong, Far East ng ano? Ate Pech, sige. Greece daw. Hindi, saka ano, bakit ganito? Pagka gusto nilang patunugin na Pilipinas ang hula, yung may sabi nila sa lahat daw ng bansa sa Asia, sa Asia, Pilipinas lang daw yung ano ang sumasamba sa kumbaga Christian, ganun. Pero pagka gusto nilang ang kininyong hula, Christian ang Pilipinas na alam naman natin na ibig kong sabihin ni oo, majority Catholic, di ba? Pero pagka ang hula eh ano, pumunta ka sa Apokalipsis. Yung pagkaanghula na eh dakilang Babylonia o kaya ano yung patuto. Ano? Yung Katoliko suddenly hindi na sumasamba sa ano, sa 'di ba ganun yung nasunasan ng logic doon. Sang yung pagka papatunayan mo na Pilipinas sa pulo ng dagat, yung patitay sa Katoliko eh Christian, pero pagka ano papatunayan mo tungkol sa Apokalipsis na ina ng patuturo ganyan ganyan suddenly eh hindi sumasama sa Diyos, sumasama dun sa hayop. So ano, may mga butas yung ano, yung maipilit lang na mag-fit dun sa profile ika nga ganoon. Di ba? Yes, Ate Pech, confirmation bias. Yung kasi diyan yung parang ano eh yung ang nagsimula kasi diyan sila sa notion Broccoli na kailangan daw yung iyong paglitaw ay hinuhulaan sa mga kasulatan. Yun yung doon kasi sila nag ano yun, doon kasi sila nag hinge doon sa ganong klaseng paniniwala na daw kailangan yung paglitaw mo ay meron kang prophecy na pinanggagalingan kagaya nung pag ni Kristo, di ba? Si Kristo lumitaw siya dahil sa mga kasulatan. So, yung dong iglesia na mapupunta sa Pilipinas, na itatayo sa Pilipinas, kailangan din may suhay din sa mga kasulatan. Ayun na nga, sinasabi nila yung ano din ba ikang sinasabing Far East Pilipinas. Oo. Kasi sa Pilipinas daw is the only Christian country in the Far East. Eh, sabi nga ni Ate Pechay, eh, hindi naman ninyo kinoconsider na Kristiyano ang mga Katoliko. Diba? Ang sabi nga ni Pechay, hindi naman mga Kristiyano yung ano eh, yung Katoliko. Kaya mali rin ang ano, nilang kumbaga yung logic ano, ang babasihan. Sige, bro. Tuloy, sorry. Ano po yung pinapalabas nyo? Ano? Ay, hindi. Confirmation bias. I think lahat tayo meron ito eh. Oo. No, we're not naman saying na sila. Ganto. Hindi man tayo nagmamalinis dito. No? Lahat tayo may confirmation bias.
So siguro sila nakita nila it would be great na pucha, abusuin natin tong talata na to, Pilipinas to. Oh, yaman tayo diyan. Kaya from the Far East. Ganun nangyari. Without examining it thoroughly. Yung anong vague and ambiguous ambiguity ng mga talata sa Bible, kaya magkakaroon ng mga ganyan. Halimbawa, yung sinasabi sa ano, yung diba may sinasabi sa Marcos na Mark, ng Book of Mark, Holy, na isang binata na yung sinasabi ni Bess dati na hiwaga daw sa ano yun eh, sa Bible daw yun eh. Sino daw yung binata na yon na bigla na lang daw nagtatakbo ng hubot-hubad? Diba, naalala mo ba yun yung sa Mark na may isa daw doon na binata Marco yung hinuhuli si Kristo? O si sa Mark. Ang sabi ni Bess, nung nagtanong sa kanya, sino daw yung lalaki na yon na nagtatakbo ng hubot-hubad? Ang una niyang sagot, isa daw yung taong loko-loko, may sira ang utak. Yung ano na yun, yung lalaki na yun, yun yung una niyang sagot. Ngayon, kung lumaon ng panahon, ang interpretation naman ni Bess, may nagtanong ulit sa kanya, sino daw yung lalaki na yun na tumatakbo ng hubot-hubad sa Marcos? Sabi niya, si Marcos daw. Si Marcos. Kasi, kaya niya conclude na si Marcos yung lalaki na yun, kasi sa Marcos lang daw mababasa. Di ba ano yun? Parang yun ang bunga ng vague and ambiguousness ng mga nakasulat sa Bible. Kung ano-ano lang yung maiisip ng pastor, makakaral na interpretation doon sa mga bagay-bagay. Di ba? Kaya, ano, isa yan sa mga sinasabi natin na mga, ano, mga masasabi natin hindi maintindihan agad ng mga salita sa Bible. Yes, so very vague nga kasi. Pero siya yung nakaunawa. So, siyempre, papalakpak na naman tayo. Okay. Ah, si Ima, may isi-share. Sige. Brad Ima. Ayan, good evening po. Medyo, ano ah, sakyan ko lang ng konti kung saan na tayo papunta ngayon since na-raise naman ulit si Brother Eli sa usapan. Parang tingin ko naman, nung umpisa, very sincere naman siya dun sa desire niya na maunawaan o mahanap or maipaliwanag yung salita ng Diyos. I think that's a, hindi ko alisin sa kanya yun. Diba? Nagkataon lang, dahil siguro, nung pinapakinggan ko yung naging usapan natin this evening, parang ill-equipped lang siya pagdating dun sa way of, yung logic nga, eh nagkukulang dun sa kung paano niya na ini-interpret yung mga nababasa niya. So parang one problem led to another hanggang sa it's all a big lie na. Or parang gano'n naging antena mo na eh. Patong-patong na yung ano eh. Kailangan ko ng lusutan to. So that's one. Yung pangalawa, ngayon, nung mawawala pa siya, eh, I don't know how, ano to ah. Ito eh, parang pagsasummarize ko lang naman nga. Or just thinking aloud, no? Ngayon, mapapalitan siya. Lalong hindi kasing level nung the way that he formed his own philosophy of understanding eh. Diba? Mas nahirapan ngayong pumasok itong pangalawa o yung kahalili niya dun sa kung ano na yung framework na naset niya at expectations na naset niya nung umpisa eh. Kasi dati, oh, kaya niyang gamitin, ikut-ikutin yung Bible to give a self-serving explanation to all his doctrines eh. Pagdating dito sa pangalawa o dun sa kapalit, hindi siya ganun, I'm sad to say this or parang I mean this in a very, ano naman eh, hindi siya kasing bright nung tsuhin niya. Kaya yun, nag-unravel na tuloy yung structure. Parang ganyan ang feeling ko. So that's one. Tama. Yung kanina naman, na gusto ko lang i-point din kay yung limits natin of using yung five senses, medyo untenable din siya eh. Parang meron ding mga counter-arguments against that. Pag ginamit lang natin, halimbawa yung proof na hindi natin makikita si Christ, kasi gaano ba siya kalaki, yung limits lang nung ano nung paningin pandinig natin, kasi at the end of the day that will be very subjective from person to person eh. Sabi mo, di ba yung ano yung threshold ng reality or doon na lang sa basic, parang sino bang nagsabi sa inyo na nakakita na kayo ng atom? Wala naman. Ang papaniwalaan natin yung mga scientists na nakakita noon. So ibig sabihin merong ibang nakakita and then we believe in that.
ano ngayon yung how is that different from listening to another person who testifies na nakita niya si Jesus Christ? Eh, nakita niya daw eh. The same way na nakita nung scientist yung atom. So, di ba, medyo may limit nga yung ganong klase ng pag-seek ng truth kung gagamitin mo lang yung five senses. Or there are other things. Halimbawa, naniniwala tayo sa fairness dito sa channel na to or equal time. Anong ibig sabihin nun? Sino ba nakakita ng equal time? Is it yun, yung demonstrable ba? Or a number, yung concept ng number? Hindi naman natin pwedeng sabihin na, ano yung number one? Isang apple. Hindi yun eh. Apple lang nasesense mo, hindi naman yung one. Diba? Hindi, ito orange. Isa lang yan. Hindi yun eh. Ang nahahawakan mo, yung isang orange. But that's the number one. May mga ganun, diba? So what I'm trying to say lang to a certain extent, maraming ibang ways of knowing. Hindi lang pwede. Baka gusto lang din natin tingnan. Ako personally, tamad akong aralin yan. Personally, ayoko yung usap na philosophy kasi nga medyo masakit siya sa ulo. Pero kailangan mo siyang tiyagain kung gusto mo siya maintindihan. Halimbawa, yung mga branches na yan, yung epistemology, how do you know what you know? Or how do you know that something really exists? Di ba, mga very fundamental questions na tinatiyaga. Meron kaming summary dyan. Yung ano, tinatawag na faith-seeking understanding, paborito ni St. Anselm. Sabi niya, posible naman daw pagsamahin nga yung dalawa. Pero kung ako tatanungin mo, swerte na nga tayo pag nando na tayo sa kampante tayo or at peace tayo dun sa pinapaniwalaan natin. Ang problema natin, kapag ini-impose mo na siya sa iba at ang feeling mo, mali na yung ibang tao, di ba? At you are being uncharitable to other people. Pero pag ikaw cool ka na dun sa hindi ka naniniwala, di okay. Cool ka na dun sa but bakit pa kita ko kumbinsihin? Pero if I need to tell you something na baka gusto mo tingnan to para makonsider mo rin, total, lahat naman nga tayo truth seekers dito, tingnan mo lang siya, basahin mo. Di kung if you find it valuable, then good. If not, bahala ka, mabuhay ka hanggang gusto mo. Yan lang po. good point. Galing mo. Lagi kang sumali dito, ha. Natututo rin kami sa mga points mo. Ayan. Yung kay Best naman, ano yun, acegesis. Yung interpretation niya na galing sa own idea niya and bias. I think good point yung sinabi mo na dun sa atom. Lahat naman may bias eh. Hindi naman talaga nakita yung atom, but siguro naman may basis siya, no? But ganun yung naging drawing ng atom. So, although hindi nga niya nakita ng eksakto. Ayan, lahat tayo may. Sige, may nag-raise. Pero punta tayo dun sa maya-maya. Dun sa reality. Kasi nga, iba-iba tayo ng realities. Sige, Brad, inok mo na. Rox, pagtitibayin lang natin yung salitang silanganan. Kung totoo bang yung mga pulunan dagat sa Mediterranean Sea nasa silanganan. Biblically, sabi sa Gawa 27:12, Acts 27:12, sabi doon, at sapagkat hindi bagay na hintuan sa taginaw ang daungan ay ipinayo ng karamihan na tumulak mula roon at baka sakaling sa anumang paraan ay makarating sila sa Phoenix at doon huminto sa taginaw na yaoy daungan ng Kreta. Yung Kreta, island yan sa Mediterranean Sea na nasa dakong hilagang silanganan at timugang silanganan. Sa makatawid, gumagamit si San Pablo, si Lucas ng Northing Easting sa premise ng ng Roman Empire. So yung Kreta nasa eastern part ng Roman Empire. So, yung Rome nasa western part ng Roman Empire. So, yun. Kaya yung salitang silanganan, pasok na pasok yung mga sa silanganan. Yan, yung mga pulunan dagat. Yun lang. Sana ma-enlighten sila. Pero, meron, can you admit na meron ka ding confirmation bias? Inok. Na mga sinasabi mo is medyo pabor sa Iglesia Katolika.
Can you admit that? May pagkakataon, hindi naman lahat ng pagkakataon, 'di ba? Nakita mo naman. Okay. Sabi mo, Brad Enoch, bakit hindi ka conforme diyan? 'Di ba? Meron mang ganun. Yon. At least, 'di ba? Hindi mo sinasabi absolute. Yes. Sinasabi. Like... Okay, okay. Sige, Brad. Sis, ano? Tepech. So, sorry. Nakasingit lang bago ako bumalik from my break. Ano, yung sa punto kanina na sinasabi na bakit may naniniwala sa mga bagay na kahit di mo nakikita, pinaniniwalaan, tinatanggap ng science. Let's say, yun yung sabi niya. Ano, the atom. Totoo yun, na walang nakakita ng physically na to magnify enough ng atom. Although, pinaniniwalaan siya, bakit ka mo? Kasi lahat ng physical matter dito sa mundo, may properties na matetest mo na falsifiable yung mga theories at ma-observe mo. Kaya naniniwala yung mga scientists na may atom, may nucleus, may black hole, kasi yung mga properties na meron yung mga bagay na yon na pwedeng i-test, pwedeng kumbaga nga sa kasabihan, patunayan yung existence, although walang makakita ng physical physically, because may limitation ng natin ang mata natin katulad ng anong noong unang panahon na hindi pa nakikita yung mga maliliit na microorganism. Meron na nag-theorize na ng germ theory bago pa ano na-invento yung microscope. Na lalo na nung lumitaw na yung microscope, na-confirm lang yung mga bagay na hindi pa nakikita noon. So lahat ng mga bagay na kiniklaim ng tao, para sa akin, para maging acceptable, it has to have yung ma-applyan ng law surrounding itself, and you can test it kung meron nga ba ganun. Kung hindi siya falsifiable, then it's probably not true. Although it will remain a theory, hindi siya may establish as fact. Kasi like the theory of evolution is established fact na in the scientific world. Lahat ng biology, branch ng biology naka-base theory of evolution. Immunology, zoology, science ng anthropology, lahat naka-base doon . So it is an established fact kasi na test nila, na observe nila, na scale down nila to make it observable. Kaya na nagkaroon ng term na microevolution and so on. So yun lang. So applying, nalayo tayo may dyan ng logic, pero ang gusto ko lang yung punto, para ka makapag-claim, you have to have some proof na not necessarily visible to the eye, but like observable and testable. Yun lang po. Correct. Okay. Sige, Brad Riddle. Oh, good evening, good evening. Brad Brock, meron lang akong i-share na ano, parang paalala na rin sa lahat, no? Lahat ng kasama ng English. Palakas, bro, mahina. Ay, hello, hello. Malakas na ba? Sige, okay na. Tawag dito, meron lang akong i-share na pwedeng ano na rin to, parang paalala na rin sa lahat, no? Lahat ng listeners natin, siyempre. Whether believers ka or hindi ka na believers na Bible. Kasi narinig ko na rin dito kanina rin. Halimbawa yung parang
yung mga parang mga nagpa-prophesy, nag-explain ng Bible, yung mga mangangaral, basta anything na nag-ano nung gumagamit ng biblika, yun ang pinapaliwanag niya. Based ano na rin, Brad Brock, sa experience din natin, ano, na sa mga naranasan natin, may mga warning naman kasi yung ano, yung Bible, katulad halimbawa from ano pa lang din sa Old Testament na sinabi rin na sa sulat ni Moses na may mga darating na ano na ayan, bula ang propeta, bula ang pangaral, which is inulit din naman yan ng Panginoong Jesucristo nung sa panahon niya na magkita tayo, lalo na sa yun, huwag kayong magulumihanan, sinabi niya sa rin naman yan. So, meron lang akong gusto i-share din doon na, di ba, nabanggit nyo rin naman na before, yung karamihan sa mga pumasok sa pinagalingan natin, hindi sila exposed kasi sa, ano, sa Bible, nung bago sila pumasok. So, lahat ng narinig nila na may paliwanag, is syempre galing doon sa nagturo. So, ipapaalala ko lang din na yung mga warning na yon na which sinabi na huwag tayong hinto sa pagsusuri doon sa mga nagbabasa, nagpapaliwanag sa Biblia or ulaman yan, ganito. Yung isang warning na from Moses noon na kapag ka may nang hula at yung hula niya hindi nangyari, huwag mo nang katatakutan yung propeta na yon. So ano ko lang ulit 'yon, ipapaalala ko 'yon kasi magagamit pa rin natin 'yon until now kasi marami pa rin naman ang gumagamit. Kaya para lang iwas sa maiwasan ulit natin kahit na yung mga lumabas na nakatulad ko wala na rin video, pero siyempre makakasalamuha pa tayo ng tao. Huwag tayo huminto magsuri. Magsuriin siya. Tawag dito, hindi kagad tayo maniwala. So yung may papasok na rin doon yung topic natin na sinasabi nyo nga, kahulugan sa Tagalog ng logic is pangangatwiran. So, suriin nating mabuti yung pangangatwiran ng mga taong gumagamit ng Biblia. Huwag tayong hihinto kagaya ng naranasan natin sa pinanggalingan natin na porke nandun na tayo sa loob, huminto na tayong suriin yung mga gumagamit ng Biblia. Sana po, wag na pong maulit yun, mapag-ingatan na natin kahit na nasa loob tayo, nasa labas, believer ka man or non-believer. Yun lang, paalala lang naman kasi na pag ano ko lang din dito sa pakikinig sa topic natin ngayon. Yun lang, Brad Rock. Salamat. Medyo mahina audio ni Brad Riddell. Yun ba Tagalog nun? Napaisip ako doon ah. Di ba Lohika ang Tagalog? Sa Google. Oh, Lohika, tsaka yung isa, ano, in-Google ko lang din kanina. Pangangatwiran. Pag pangatwiran, oo, reasoning, di ba? Oh, pareho ba yun ang logic? Yun nga, yung iba, hindi. Iba yun. Iba yun, diba? Iba yun. Iba yung reason and logic. Iba. Magkaiba. Iba, iba. Reason, pangangatwiran, reason, katwiran. Logic. Reason. Logic. Is if, yung... if it makes sense. Yung conclusion. Yung nga. Hindi. Ayun naman is, ginugle ko lang din. Yung meaning niya. So, ang meaning kasi nga sa Google, lohika, tsaka isang Tagalog niya, is pangangatwiran. So, sa English, reasoning. So, ang ginamit ko lang na yung Tagalog kasi para mas maintindihan ko. Kasi pag ginamit ko yung logika or logic, hindi ko maintindihan. So, ang ginamit kong reasoning or pangangatwiran, which is ginagamit nga rin nung mga gumagamit ng Biblia. Pinangatwiran nila. Ibigyan nila ng reason. Parang ganun. Sige, may gusto lang banggitin bago si Ima. Ito, alam niyo yung platypus? Or ano bang basa dito? Platypus. Platypus, no? Platypus. Nag-evolve to eh. At tingnan mo yung tsura nga. Para siyang combination ng duck, ng mammal, ng bat. Ito daw ah. Confused tong animal na to eh. Duck combination. Kasi yung paa niya, parang sa turtle. So, ikaw sa Australia lang yan available. So, mammal to ah, pero nagle-lay ng eggs. Mm-hmm. Mammal siya. So,
May evolution yata talaga. Maybe, maybe. Okay. Sige, Ima. Ano ko lang po, parang quick lang na response dun sa naging reaction din ni Ate Pech. In that regard, magkakampi nga po tayo. I'm not debating yung fact ng science that it has been established and, you know, we will use yung falsifiability as a measure. Diba? Okay po ako dun. Ang gusto ko lang sabihin nga, may limits nga kasi yung paggamit ng senses para ma-verify natin kung totoo yung isang bagay. I'll go to an extreme example. Gamit po yung sinabi nyo. Halimbawa yung konsepto ng kagandahan. Yung beauty, di ba? We will believe that there is beauty if we can see beauty. So nakakita ko ng magandang babae, nakakita si Brad Oli ng magandang babae, there is beauty. Kasi nakita namin dalawa. Darating si Dark Knight, hindi maganda sa kanya. Finalsify niya yung sinabi naming maganda. Does that mean na wala pong beauty? Parang ganun, di ba? So, kaya po ang point nga natin kanina, it's not even yung establishment of facts. It's just the use of the senses to establish whether something is true or not. And I contend, may limit siya. Katulad ng maraming bagay, parang hindi nga natin pwedeng gamitin. Yun lang. Therefore, we can use logic. We can use our intellect. We can use our feelings to establish or make perceptions about what is true. Hindi lang yung nakikita. O yung physically nararamdaman. Eh, yung internal movings natin. Yung consciousness natin. Yung kumbaga, baka mas marami pa tayong tools na pwedeng gamitin maliban doon. Yun lang naman po yung gusto ko sanang i-open. Yung pangalawa, yung nakakatawa lang yung sensible. I think, no, nung time na, kasi ako man po, napaniwala din naman ako ni Bess. Di ko naman din i-deny. Nakinig nga ako, nahook nga ako dyan. Parang kilala ko nga lahat ng mga naging guest niya. Parang ganun. Nakalimutan. Si Brad Romy Malyari, may ganun pa siya, di ba? Yung royal family, may mga ganun. Hanggang sa split. So, kumbaga, nasubaybayan ko siya. Pero at that time, I think many of us were seeking quick answers to the questions, di ba? Lahat tayo uhaw din naman na makaalam ng interpretation, di ba? Ano bang pinakamabilis na paliwanag? Ayun nga lang, nagkataon, he was there at the right time, nandun sa kanya yung means to propagate yung message, and we felt, okay, di ba, sufficient yung answer, only to find out na meron palang ibang way na pwedeng pakinggan. Yun nga lang, maaga po tayong napaniwala and nag-ano na tayo doon. We've settled for that. But, you know, ibig palang sabihin, paglabas natin doon sa ganong pagkakahon natin doon sa paliwanag, meron palang alternative and maganda siyang i-explore din para at least sa sarili natin, kung hindi na tayo palagay doon sa napakinggan natin, okay, let's try to seek other interpretations, other explanations. Yun lang, ang feeling ko nga lang talaga, being the most sensible preacher at that time na kliniklaim niya, nagtugma tayo, nasagot niya tayo nung time na yun. Yun nga lang, nako, meron palang mas mahusay, meron palang ibang paliwanag na uncover natin kapag nagbukas tayo ng isip. Ayun lang po. Yun, good. Ang ganda ng example niya. About beauty. Name Rory, name is dati, siya ang the only sensible creature. The only. Pero nung napuntusan na siya ni Willie, napuntusan kasi siya, sabi the only. Ibig sabihin siya lang mag-isa. Paano yun si KD? Paano na yung mga KNP? Ibig sabihin mga senseless lahat yun. Nonsense. So, iniba din nila yung ano dyan. From the only sensible creature, ginawa nilang the most sensible creature of all time. Dumating sa unawa. So, nag-evolve din. Sige, Kuya Del. Matrigger yata si Kuya Del. Sige, go. Kuya Del. Unmute. Hindi ka marinig. Hello. Gusto ko lang i-raise yung questions na kasi we're talking about the logic yung paano niyo re-reconcile yung yung issues na yung mga biktima ng kulto like sa MCGI, don't you think
Once na nabiktima ka ng kulto, ay nawawala na yung logic mo to think, considering marami naman yung matatalino, di ba? Marami namang mga nakapag-aral. For sure, may mga logic din sila. So, paano nyo re-reconcile yung gano'n, di ba? Oo. Ito nga eh. Punta tayo dyan. Sige. Good question, Kredel. So, those are subjective experiences and perceptions, di ba? Tawag dun is quilia. Ayan. Yun yung inner experiences mo. At that time, vulnerable ka. Na po siya, iniwan ako ng parents ko. Di ako masaya. Napakinggan mo si Bess. So, you think na ang galing-galing niya, tama siya, sa Diyos lang ako kakapit. Yun yung subjective experience mo at that time. Kaya mahirap i-invalidate yung ganun. Hindi mo pwedeng sabihin walang logic yung ganun eh. Kasi experience niya yun eh. We don't have a way to invalidate experiences eh. Kasi we don't have access to those experiences. But the issue is, how can you communicate yung experience mo to other people? For example, yung tatay mo namatay 5 years ago. Tapos sinabi mo, pero kanina nagpakita sa akin, nakausap ko. Oh, we cannot invalidate that. Kasi ikaw yun. But, how can you prove it? Hindi naman siya, you cannot reproduce it. Hindi naman siya verifiable. So, doon na nag-e-end yung logic sa ganun. Kasi, subjective siya. So, ang tanong dyan is, what is your perception of reality? Tinanong ko si hindi ko pala tinanong, narinig ko si Sir Kim sa TikTok. Ayan, kudos kay Sir Kim, idol ko yan. Sabi niya, ang reality sa akin, ganito, ang method ko is empiricist. Yung bang you support the theory that all knowledge is based on experiences na derived from senses. Okay, now, pag nagko-conclude siya, hindi rin siya sure. Ang tinatawag naman niya doon, ang tawag niya is solipsism or solipsism. Hindi ko kayang patunayan sa sarili ko na yung ibang utak ng tao the same way as how I think. Yun yung sinasabi ko kay Clancy kanina, baka iba yung way nila, baka robot sila or something, 'di ba? Now, so that's the conclusion. Ang solution naman niya always is pagiging pragmatist. Yung practical application ng mga natututunan niya. Ganun siya. Parang napakaganda nung sinabi niya yun. So, ang tanong is, what is reality? What's your perception of reality? Anong sa tingin mo dito, Clancy? Kanya-kanya lang ba tayo ng reality? There's no absolute. May kantang ganun. Absolute reality. Sige, Clancy. Hello. Ang hirap na topic nito, reality. Depende kasi. Uy, nag-mute ka. Unmute. Ayun. So, depende rin kasi sa pero po pwede rin siguro nating simulan sa maliban sa reality, programming. Kasi magkakaiba tayo ng programming. I would even argue na yung current educational system natin is more on programming rather than education. So, yung sa tingin nyo, karamihan yung common knowledge ng majority minsan sa amin, hindi reality yun. But then, hindi namin masabi ng diretsuhan kasi alam namin na iba yung programming ninyo. Iba rin yung programming namin. So, even din sa senses, even sa visual, di ba? I mean, 40% lang ng light spectrum ang nakikita ng tao. So, papaan natin makikita na, ay masasabi na itong nakikita natin ay reality. Eh, limited lang. Yun pa lang yung known na almost 40%, wala pang 50% ng light spectrum yung nakikita natin. And those are verifiable kasi even sa infrared, meron ako infrared camera.
yung light na yun nakikita ng camera, hindi natin nakikita. May mga ganun na facts. Tapos, senses pa. Limited din yung senses natin. So, ang hirap sabihin which is reality, both in metaphysics and even in physical. Tapos, ika nga eh, parang repeat the lie multiple times and it becomes reality. Tapos, pag paulit-ulit mong ginawa, nagiging cultural yung isang bagay. And those are, ano, ang daming examples ng mga ganun na programming, either by systems, by governments, by academia, na majority of the people, ang alam nila, reality. Isa sa pinakamagandang example niyan, yung ano, Mandela Effect. Alam mo yung Mandela Effect? Kung familiar kayo doon. Alam niyo ba yung ano, yung mga nag-uukay-ukay nung 90s, alam niyo yung Fruit of the Loom na brand? Pwede mong i-Google yun. Fruit of the Loom, may logo yun eh. Show natin sa screen. Kasi nadali rin ako doon eh, ng Mandela Effect. Talaga? Yung Fruit of the Loom, yeah. Search mo yung Fruit of the Loom. Yan. Ayan yung logo ng Fruit of the Loom. Tapos, dun sa lower, yung sa second row, pangalawang image, dalawa yung image. Meron yung parang may basket. Yeah. May basket, di ba, nasa left. Okay. Yung pagka, nung bata ako, yan yung alam na, kabisadong-kabisado ko yung logo na yan. Kasi yan yung hinahan ko sa ukay na brand dati. Kasi maganda yung ano yan eh, yung cotton yan eh. Siguradong-sigurado ko na yan yung logo ng Fruit of the Loom. Kasi kada weekends, babiyahe ako sa town para sa ukay, hahanap ako ng mga t-shirt na ganyan. So alam ko na yan yung logo. Yung nasa left, yung may basket, yung cornucopia na tinatawag. And then, after a while, nasama yan sa Mandela Effect kasi hindi yan yung logo. Yung walang basket ang totoong logo. Gets? Pero alam na alam ko. Kasi nga, parang yung experience ko, ano eh, natatak eh. Kasi paulit-ulit kong ginagawa eh. So alam ko yung logo na yan kasi yan yung hinahan ko dun sa tag eh. But then, after nun, hindi pala yan. So mali yung memory ko, tama ba? So parang yun yung Mandela Effect. So yung reality ko, mali pala. So even yung memory natin, nagpe-play ng trick or hindi rin accurate ang memory natin in a way. So ganun. And then later on, meron ding kaparehas ko na siguradong-sigurado siya na ganyan. Nakalimutan ko yung ano yung research niya. Ni-research niya nang ni-research kung bakit yan din yung naalala niya ng logo. Tapos, ayun, lumitaw yung isa pang reality na in-experiment pala yan. Kung kaya, hindi ko alam kung sino yung gumawa ng experiment, pero decades of experiment na binubura nila yan. Kung ang aim pala is tinatry nila na burahin ito from history as an experiment. Natitignan kung tatanggapin ng tao, which is tinanggap nga, but then in-expose din na ganun ang nangyari. So may mga ganun din na trickery. So both are true. Tama na ito na yung logo, but then nag-exist yun. And then they tried to erase it from history for an experiment. Maraming ganun na ano na historical revisionism. Even most of the population now are spewing inaccurate facts about everything about this world. So tricky ang ano ang reality, both visual, pati sa senses, even spectrum, even yung origin talaga natin, or kung ano ba talaga ang origin of this world. So, pero na-debunk na to eh. Yun nga rin. Sabi nila, it's a product of, itong Mandela Effect, it's a product of fake news daw, misinformation. Fake news.
Kasi yun nga rin, sino nagsabi? Yun nga, kaya ang hirap na rin maniwala ngayon. Sino nagsabi? Sino yung... Yun lang. Kaya ang hirap na nga. Hindi mo na alam kung sino ano eh. Kaya isang tabi mo na lang eh. Lagay mo na lang sa limbo lahat eh. Hanggat hindi mo... Kaya nga maging pragmatic na lang tayo. Magagamit pa yan. Okay, maaaring hindi totoo. Maaaring totoo. So, hindi mo na rin alam kung sino paniniwala mo kasi everybody wants to control. Everybody wants to rule the world. Klase, kaya... So sa sinasabi mo, Clancy, posibleng malinis si Broccoli. Oo naman. Papaniwala lahat si Broccoli. Tayo. Totoo. Kasama ka dyan, Kuya Del. Alinda. Ito, naalala ko ito yung Berenstein. Berenstein. At saka, tanong ko lang din dyan, Kuya Clancy. Ano. Kaya nga tiba tinanong kita na sana 'di ba yung robot diyan sa ano sa tinatawag nila na Mandela effect. Iyan kasi mostly yung mga piniplay na sa YouTube marami yan. Ang gusto ko lang talaga din malaman sana sa Pilipinas ay meron din tayo dito mga record ng Mandela effect. Kasi yung kanina in-example mo yun isa yun. Sana meron pang iba kasi yun nga yung gusto ko rin na talagang interesado din ako dyan sa ganyang concept dahil meron mga nagsasabi na yung reality natin, it might be the reality dito sa ating dimension. Kasi meron mga nagpo-propose na we are living in a multi-dimensional world. Kaya nga nagkaroon ng iba-ibang mga concept dyan, paliwanag ng mga sinasabing philosopher, paliwanag din ng mga sinasabi ng mga physicists na we are living in a multidimensional na world. Maaring dito sa dimension natin, ito yung reality. Pero doon pala sa kabila na meron ding kaparehas natin na umiiral at the same time, iba naman yung kanilang nakikita doon. Kaya yung isang nakita ko nagpaliwanag about Mandela effect, it's the proof daw na we are living in a multidimensional na reality. Broccoli, yun yung sinasabi. Hindi naman yun ang proof kung sa akin. Hindi mababaw yung Mandela effect na maging proof na nasa multidimensional reality tayo. Pero ang saya, no, kung totoo nga yun, na nasa multidimensional reality tayo. Open naman tayo sa idea. Kasi walang maiimperno. Walang maiimperno. Walang ano, makakarating na 1,000 years kung ganyan. Teka lang, Kuya Del, yung sinasabi mo na we can be wrong. Of course, we can be wrong. But, tayo yung nagdi-discuss nito. Ipa-discuss mo to kay Kuya. Tingnan natin. Di ba? At least tayo nag-aaral ng mga ganito, mga hindi usually pinag- aaralan ng mga tao. At least, di ba? We're opening people's minds. Yun lang. Sige, may yung klasa. Parang ang tanong eh, pagka patay ang ilaw, kapag tama din, ano ibig sabihin? Walang ilaw. Walang ilaw. Hanggang ganun logic. Na. Logic. Pero kung titingnan mo yung evolution natin, pragmatic eh. Kasi hindi na natin kailangan makita pa yung ibang wavelengths of lights. Kasi walang purpose sa atin. Ang purpose lang natin para mabuhay at maipasa yung genes natin talaga. So kung hindi importante yan, itong band of lights na to, hindi na natin nakikita. So nag-evolve tayo para doon. Yung ibang mga nocturnal na mga animals, nakikita nila yung infrared. So sa gabi, nakakakita sila. Kasi yun nga yung purpose nila for survival. Ang galing din eh. Anyways, side note. Okay, so ano? Anong conclusion mo? Hindi natin alam. Yun ang masaya doon. Kasi ano eh, nag-explore ka pa eh. Hindi ka certain eh. Kaya hindi rin ako ano eh, deductive yung reasoning ko eh. Umiiwas ako si deductive. Magandang inductive na most certainly ito yung explanation but most probably but not certainly. Hindi certainty is ano, yun ang hindi natin sigurado talaga. We're not certain of everything.
Kaya correct, masayang maging agnostic. Yung mga nakikinig sa atin na may existential crisis, nako, lalong naguluhan sa buhay nila. Yari. hindi ba mas lalong maano sila noon na maaaring may possibility na hindi pa tayo yung end of our life. Maaaring yung consciousness natin ay pinagdedebatehan yan or dinidiscuss ngayon ng mga scientists na yung consciousness ba natin nandito lang sa brain or mm-hmm. may extend pa ba sa ibang lugar or parang, di ba, yung energy hindi naman nawawala eh, nag-iiba lang ng anyo eh. Mm-hmm. Yung consciousness, maaaring ganun din. So, kung may existential crisis kayo, nagdaan din kami dyan eh. Mawawala rin yan eventually kung makikita mo na ano, tawag dito, maaaring may possibility na hindi pa to yung katapusan. Pero ang certain tayo for now, siguro 99% na cool to yung MCGI. Sorry. Grabe ka naman. Ayan, humabol pa siya. Pero, hindi naman lahat ng kulto masama eh. Di ba? Kasi pag nagkaroon din ng ano ang cult eh, ang parang bad connotation eh dahil sa mga Netflix series eh. I agree. Hindi naman lahat ng kulto masama. Meron enjoy lang eh. Parang cool-cool lang eh. Parang hindi naman destructive yung ibang mga cult. Parang trip-trip lang barkadahan. Mga ganun ang style lang. Correct, correct. May saka may mga kulto na ano ha, na ano sila, yung talagang very productive when it comes sa kanilang mga members, nagbibigay talaga sila ng mga ano, mga benefits, yung hindi saka hindi pinaaasa sa mga delusions na parating na sa Kristo. More on livelihood programs, ina-uplift nila yung buhay ng kanilang mga members. Ganun ang ano nila, ang concept ng gawain nila. Hindi katulad sa pinanggalingan natin kasi ano eh, naging destructive late ano eh, later on eh. Kasi masyadong na ano na naging delusionist si ano si Best, 'di ba, to the point na ano yung mga kapatid eh talagang inubos yung pera at kayamana para lang ikamatog ano maitawag sa gawain ng Diyos na maipalaganap yung ano yung pangangaral sa buong mundo. Imagine mo yung burden na yon, 'di ba, yung pasan-pasan na yun na magbayad ng ano multi-million dollars sa mga broadcast. Yan na ano, yan na lumpong maraming members. So doon nagiging destructive eh kung minsan. Hindi nga naging doomsday cult ang MCGI na yung kagaya ng mga lumabas na nagbigay ng mga definitions ng nagbigay ng mga definite time and years. Pero yung way ng naging lifestyle later on ng MCGI, naging destructive na siya kasi ang daming mga financial exploitation na nangyari sa loob. So kaya yes, agree ako doon, may mga kulto talaga na ano, destructive at meron din hindi. Depende rin sa perception mo. Kasi sa unang tingin hindi naman sila extreme eh. Pero pag nandoon ka, ikaw yung naabuso. Pucha, extreme pala to compared sa iba. Correct. 'Yun oo. Diba? Tama 'yun. Meron din kasi talaga member bro na hindi nila i-exploit. Baka hindi nila nararamdaman yung ano. Yes. Yung pagkakulto ng MCGI, diba? Iba-iba rin ng take. Sige, Kuya Del, i-ano natin muna yung dalawang Catholics dito. Sige. Ima, go. Baka mawala yung talk niya. Hindi naman sa pagiging Katoliko. Tungkol lang dun sa ano, dun sa ongoing natin na topic. Halimbawa yung solipsism na iniisip natin that we are doubting everything as a product of the mind. Eh, di ibig sabihin pala nun, pati yung solipsism itself is a product of the mind that you are not sure of. So, it becomes self-referential, di ba? So, in a sense, problematic siya. Is it really yun existing? Lang. Meron ba talaga solipsism? Kasi dinadoubt mo siya, pero as it is, kiniklaim mo siya to be true. Sabi ko nga sa inyo, usapang baliw to, kaya nakakatamad siyang pag-usapan.
Well, I will go to that point later. Yung pangalawa, siguro heads up lang din, baka mas maganda na iwasan natin yung salitang kulto, because to begin with, Christianity has been equal. Ini-impose kasi in asymmetric power relations groups, yung kulto tinatawag siya nung isang dominant na grupo over another. So kung may karapatang magtawag ng kulto, yung Katoliko yan. Kasi kayo maliliit eh. Diba? At kami yung powerful, kung tutusin. Pero diba, yun nga eh, parang it's an uncharitable term pag ginagamit natin yung kulto. It only, although siguro, ginagamit natin siya loosely to refer to a high pressure group. Pero yun nga, medyo offensive din siya kapag in-approach mo siya academically. Kasi nga, yun from a, merong difference nga kasi ang pwede lang tumawag ng kulto, yung mas sikat, mas malaki, or outside that group. Pero in itself, medyo negatively, ano siya, pejorative siya. Pinagdidipatihan din nga yan kung, kasi kung sino daw yung, sino ba talaga dapat ang tumawag ng kulto. Kasi mostly mga mainstream religions kasi yung, ano eh, pag tumawag ng kulto, tinatawag nila yung mga minority groups. Tama po. So, ganun ang nadidiscriminate yung mga minority groups. Kaya may recommendation nga dyan na di rin dapat tawagin kulto, kundi yung tinatawag na NRM na tawag, yung mga new religious movements. Yes. So, ganun daw ang dapat itawag. Huwag na raw kulto kasi may bad connotation kasi yung pag tinawag mong kulto eh. Iba ang dating eh. Pero ano, so, what if that's your perception talaga? Kasi ang bawa, napanood mo yung How to Become a Cult Leader. Tapos, na-realize mo, pasok lahat. So, from then on, tinawag mo na siyang kulto. So, can we invalidate Kuya Adel's or Clancy's opinion? meron kasi yung Clancy. Yun nga ang problema kung sino ba tatawag. Kasi yung tumatawag na mostly ng kulto, like for example sa mga Senate hearing, di ba, mostly mga Katoliko nandiyan dyan. Yung tanong, yung kulto, yung Catholic ba, hindi kulto? Hindi rin ba natin masasabing kulto rin sila? Kasi kulto, nung nagsimula sa Roman times, kulto ang Katoliko eh. Ang Christianism kasi ang definition kasi nila, pag sinabi mong kulto, ang isang characteristic, merong exploitation na nangyayari. Mayroon ba exploitation na nangyayari sa Catholicism? Marami. Sexual and physical abuses, di ba? Marami din nangyayari dyan. So, kaya ano rin yan eh, mixed din ang mga reactions ng iba kung paano i-categorize ba yung sino ba talaga yung kulto at hindi. Ngayon, ginagamit na lang kasi din natin yan sa MCJ kasi nga may bad connotation kasi once na sinabi mo na agad na kulto, alam mo nang may something wrong. Diba? Nag-evolve na lang yan. Dati, ayaw akong tawagin kulto eh, pero kakasabi nyo ng kulto, minsan napapasabi na rin ako ng kulto. Pero sige. Yun talaga ang definition talaga, pagka mga sociology naman ang tinanong mo, hati rin ng nila, opinion. Yung nga, pagka yung iba, pag nag-focal na rin sa tatlong characteristic ng kulto, yung charismatic leader, mind condition and exploitations, yun na, that pasok. Falls na sa pasok na siya sa kulto, sa pagiging pero, cult organization. Pero, sa'yo lang yan. Sa mga bukas lang isip. Pero yung mga taga doon, hindi nila nakikita. Siyempre, hindi nila tanggapin yan. Ang hirap yan. Sige, wait lang. Pasagutin na si Clancy. Si Clancy kasi nagsabing kulto pa rin daw, MCG. Ay, sige nga. Clancy. Sorry, naano lang ako. Nakalimutan kung medyo insensitive ako doon. So, apologies sa lahat. Kasi ayoko rin nung, although technically pwede mong sabihin na gano'n, ayoko rin practice na sabihin yun. Kasi nga, ang aim ko rin naman is para doon sa mga currently na nandun pa na nagkakaroon ng doubt, ayoko rin silang tawag dito, madismay naman sa atin na kasi sasaktan sila ayoko yung purpose ko. Hatakin pa sila para maging critical thinkers. So, mali rin ako doon. Although, kahit sabihin mong technically true, mali yung approach ko doon.
So, sorry lang. Yun lang. Natawa lang. So, paano? Paano klase? Ano nagagamitin natin? Ulto o new religious movement? Hindi, ano eh. Kailangan natin ng ano eh. Kailangan natin ng diversity of ano eh, of tactics eh. Sa'yo, ganun pa rin. Kasi... character mo na yung, okay, kailangan natin may attacker. Kailangan natin si Brooks yung medyo soft. So, para kung yung mga soft, ma-attract ni Brooks, yung mga weirdo, pwede kong mahatap. Yung mga medyo nasaktan, mahatap mo rin. So, marami tayo mahatap. Chop suey na tayo. Halo-halo na. Okay. Halo-halo. Ito, basahin ko lang comment ni JM. Reality ko na... sinasampal ako ng kahirapan everyday. Kaya need ko kumayod ng kumayod kasi ang baba ng sweldo dito sa Pinas, kulang ang isang job sa mahal na bilihin. Oh, yun ang reality daw ni JM. Okay, sige. Si yung kanina. Ay, sorry. Go. Ay, sige. Opo, yung ano lang, tama naman din, may point yung problem lang natin with reality na individualized. Eh, mai-invalidate tayong lahat nun kung hindi, wala tayong shared reality na naloko tayo o nabudol tayo dun sa mga pinagsasagot ni Bes. Diba ho? So, ibig sabihin, meron pa rin palang way for us to verify whether what we're seeing or experiencing is true. Ano yung kailangan? Kailangan meron kang shared facts. Sabi nga ni Maria Ressa, diba ganun? Parang facts, truth, and trust ang kailangan para magkaroon ka ng shared reality. Diba? So kung i-question natin yung facts na nagbenta ba talaga ng alak sa Area 52, sinabi ba talaga ni Bes yun na narinig naman nating lahat, eh yun talaga, magkakaroon tayo ng twisted form of reality at magkakanya-kanya tayo. Pero hindi, alam natin na meron tayong common ideas kung saan tayo mag-gravitate towards at meron, yun yung bubuo ng reality natin. So I think that's not a... diba? It's a problem na pwede nating i-live with the philosophers. Pero I want to be more pragmatic din. At least sa akin kung kaya ayoko nga masadong tinatawid itong ano, tong mga philosophical ideas minsan eh. Although it's helpful, pero hindi sa halimbawa tumutugon sa kahirapan araw-araw. O kaya naririnig ko na o nakikita ko nang umiiyak yung aking anak sa tabi ko. Aba, pag-iisipan ko pa ba kung totoo yun o hindi? Diba? Unahin ko yung mag-respond. Yung mga ganun. So we don't want to be held hostage by philosophical ideas because we can debate all night long. Eh. Pero at the end of the day, may mga tao bang na-exploit? Meron bang mga financially nawala ng opportunities? Meron bang mga buhay na nasira? Diba? I think that's more important. Aside from, of course, opening our ideas to this, ano? To these concerns. Pero syempre, mga matter of ano din naman, priority. Yun, kaya lang, bottom line, ang hirap lang talagang itawid minsan kapag philosophical ideas. Kasi minsan, ang daming posibilidad, diba? Ang daming explanation. Ayun, yes. Pero masarap siyang pag-usapan. Yan. Agree naman din, kaya tayo napupuyat eh. Correct. Sige, si Enoch, go. Ano ko lang sa ano sa salitang kulto, ha. 'Di ba yung mga nasa loob ng MCGI, lahat ng mga hindi MCGI, 'di ba, kulto? Rocks. Siguro. Diba, false religion. hindi. Yata, ang term namin dati sa loob, parang false religions. Ang tawag din dati ni Bes sa Katoliko, kulto eh. Oo. Pero unong kulto. Meron ba silang karapatang masaktan pagka halimbawa sila naman na nasabihan ng kulto? Halimbawa, ganon. Actually, in-admit na ni Bes eh. Kulto sila eh. Ganon. Yung tanong kay Clancy, Clans, Brad Clans, are you there? Yes. Yes. Hindi ba yung parang ano nagiging colloquial na salita? Halimbawa, pabiling Colgate, tapos sa binigay ko close up, di ba? Yung ganun. Tapos sa Amerika, usong-uso, open the fridge. Sa atin, refrigerator, di ba? Open the ref. Pero sa Amerika, open the fridge. Fridge ang tawag na fridge. Mm. Yung pala, kaya pala,
kaya pala Bridge, yung ano, yung famous na naging famous yung brand na Frigidaire. Ayun, Frigidaire daw. Sabi ni. Oh, Frigidaire. Hindi ko yata inabutan niya. Kailan niya? Kaya nauso yung ano, naging colloquial, open your fridge, pero hindi naman Samsung naman o anong klaseng brand 'yon, pero open the fridge pa rin. 'Di ba? Anong approach mo daw sa mga ganun? May connection ba 'yun sa ano? Sa reality? Na isang... Pwede, cultural, kasi nga 'yun yung nauulit-ulit na sabihin. So yung ano, nagiging cultural na lang na yung etymology nila. Ayun. I see. Ito pala yung Frigidaire. Okay. Ang cute ah. Meron pa ba nito, Frigidaire? Lang, parang ano yan eh, 70s, 80s, 90s na brand. Classic. Ito nga bibili ko kung meron pa. Isa rin pala na halimbawa dyan sa ano ni Enoch, yung Xerox. Xerox. Magpapa-copy, di ba ang tawag Xerox? Copy. Yun pala, hindi pala, ang Xerox pala, brand din yun. Brand. Nakasanayan eh. Okay. Pati nga yung Tansan eh. Brand din yun ng cola yata. Ganun ba? Hindi pala Tansan ang ano yun? Hindi. Brand din pala yung Tansan. Oh, ganun. Mm-mm. Tulad lang yung sabi, bibili ka ng ano, toothpaste. Pabili ng Colgate. Ayan, sabi nung tindi, anong klaseng Colgate? Siguro yung Pepsodent. Ano? Ito, Tansan. Teka, makita ko sa inyo. It's a brand of, ano ba to? Water ba? Tansan. Mineral water. Matagal na yata yun. In-adapt na lang na yung cap is Tansan. Wala lang. Trivia lang. sige, sino pa yung nag-raise dyan? Hindi ko nakikita. Teka. Clancy. Tapos ka na ba, Clancy? Okay na ba? Yeah. Okay. Riddle. Brock, malinaw. Apo, sige. Share ko lang yung ano, yung meaning ng reality based on our experiences din. Mahina po. Sige, medyo mahina. Palakas po yung ano, yung mic ano. Nawala na. Riddell. Uy. Sige, nawala. Riddell. Sige, balikan natin si Rodel. Ay, Rodel. Riddell. Later. Baka bilangin ni si Seven. Hello. Ayun, sige. Malakas na ba? O ano? Sige, pwede na. Go. Okay. Share ko lang yung ano, yung meaning ng reality based na rin sa experience sa buhay natin ito, no? Yan, yung reality dito sa kinagagalawan natin, napapalibutan talaga tayo. Maraming lies, sinungalingan, tapos pandaraya. Yun, yung mga yun, napapalibutan talaga tayo. Yan, katulad yan. Fake news, di ba? Ganon din yun. Same din yun. Ayan, katuloy yan, paano tayo nadaya din, di ba? Dahil, in reality, meron talaga tayong mga areas na maamin natin na wala tayong alam o yung tinatawag nilang mangmang tayo doon. Kaya tayo naluloko, na naiisahan, di ba? Nadadaya. Kasi may mga areas talaga sa buhay natin dito sa mundo na hindi natin alam. Halimbawa, kung simulan ko sa pinanggaling natin, yung mga pasok dyan nga na walang hindi exposed sa Bible, nadaya kasi hindi sila exposed doon. Sa buhay naman, marami ding daya din naman. Halimbawa,
magkakulawa ka ng bahay, siyempre, hindi mo naman alam mga makakulaan ka ng contractual, di ba? Mga makakulaw ka, pwede kang madaya kasi meron kang hindi alam dun sa mga area na yun. Ngayon, yung halimbawa, kahit din sa yun nga, nai-scam tayo, di ba? Na nabubudol tayo kasi dahil kakulangan lang doon sa mga area natin na hindi natin alam. So ang sa akin lang yung lesson lang doon na mabibitbit natin sa pagpapatuloy natin na nandito pa tayo, eh ingat lang tayo doon sa magpapaniwala agad. So dahan-dahan lang tayo na pag-ingatan natin lahat sa kahit saan mang area. Kasi minsan talaga sa pagmamadali lang natin, lahat, doon tayo nalulok. Hindi naman kailangan magmadali sa buhay. Ano lang tayo, dahan-dahan lang. Observe tayo para mas makita natin yung kasinungalingan sa katotohan. Yun lang siguro. Salamat. Mm-hmm. Ayan. So, ang question ko naman, can you use reason to prove a certain God or of a certain religion if it exists? Mahirap ano yan. Kasi na kung babalik natin sa agad-agad na ganyan. Yung pangatwiran. Kasi yun nga, ibang areas para sa akin, ibang areas. Kasi yung kung biblical ang pagbabasihan, para sa akin ngayon sa akin, sa sarili ko, ang Bible is only one part of the truth. Hindi yun yung whole truth. Meron tayong experiences. May range kasi yung sinulat din naman eh. Katulad yan, yung mga in-explore na mga science, pwedeng totoo yun kasi somewhere yun eh. So, para sa akin, yung buhay natin lahat is a piece of puzzle talaga. So, lahat muna yung pagdugtong-dugtongin para makonekta natin ng malinaw, mas malinaw puzzle. Mm-hmm. Yun yung para sa akin. Okay. Kasi magandang pag-usapan to. Dahil ako, yan ang reason ko eh. Ewan, siguro hanggang ngayon, ganyan pa rin na everything must have a reason or cause. Lahat, yung causality, di ba? Lahat na nag-exist dito, may reason yan. So, yun yung tinatawag na principle of sufficient reason by Leibniz. Tapos sabi niya, para siyang kay God of Spinoza. Na since hindi mo ma-explain, logically, hayaan mo na lang na yun yung parang solution dun sa problem of evil. Sa Christianity kasi tinatry nilang i-solve yan eh. Na ba't walang ginagawa ang Diyos, may pinapatay doon, hinahayaan niya lang. Where's the moral? Ayun. So, ang sagot palagi is there must have a reason or cause. Yun yung best possible explanation. Sige, sinabi rin daw ito ni Aquinas, sabi ni Ima. Sige. Inok, ano sa palagay mo? Brok sa akin, ha? Sa Biblia, maraming logic na sinasabi sa Biblia. Umpisa pa lang sa Genesis, logical, may reasoning na eh. May critical thinking, ganyan. Sa Genesis pa lang, ha? Yung creation, imagine mo yung pagkakagawa niya, yung 5 days creation. Tapos, nung magawa na, sa kanya ilalagay yung tao. Gagawa siya ng tao para ilagay doon. May logic, di ba? Pagkakasala, pag inuna munang gawin yung paglalagyan ng tao bago siya gumawa ng tao. Parang halimbawa, maghahabi ka ng goldfish. So, bago ka bumili ng goldfish, bibili ka muna ng aquarium, bibili ka ng buhangin, bibili ka ng mga pump, air pump. Lahat, i-arrange mo muna lahat. Tapos yung mga kung ano-ano ilalagay mo doon. Diba? But tapos bibili ka ng goldfish, saka mo ilalagay doon. O, diyan ka tumira. Ha? Ganun din eh. Parehas yung galaxy as magsisimbolize ng aquarium sa atin o terrarium. Yung terrarium, yung terrain, land, lalagay mo naman doon yung mga tuko, mga ibang mga reptiles na hayop sa terrarium, tapos aquarium. Ganun yung logic niya eh.
maano mo eh, ma-appreciate mo yung pagkakala lang eh. Di ba? At saka yung mga ano, halimbawa doon sa yung salot sa Egypto, yung salot na ibinigay sa Egypt, eh logic yun eh. Bakit naglabasan yung palaka? Kasi may dugo, nagdugo yung ilog, naglabasan yung palaka, namatay yung mga palaka, nilangaw, kadumi-dumi, nagkasugat, daming mikrobyo. Pagkatapos yung last part, eh virus. Very high, ano, very napakataas na uri ng virus na ang hahantingin ng virus, yung mga firstborn. Yung virus na yon, ano lang, one night, overnight lang. Tapos wala na siya para dumaan lang yung virus. Tapos yung ibinigay na, ano, para, kasi yung mga Jews, yung mga Israelites, may maapektuhan din ng virus na yun eh. So anong ginawa ng Diyos? Ito gagawin mo. Lagyan mo ng blood yung door mo, yung mga door jamb. Bakit pinalalagyan ng mga blood? Tapos yung kakainin mo mapait. Huwag kang kakain ng masabaw. Kain ka ng karne, yung inihaw ang kakainin mo. Inihaw na karne, mapapait na gulay. So ibig sabihin, yun ang pangontra doon sa virus. Pati yung blood, ibig sabihin, yung hangin, yung virus, sisiksik doon sa gilid ng pintuan, so pwede siyang malesen yung virus, didikit siya sa blood, or baka mag-attract ng virus yung blood. Yun ang approach ko doon, ha? Yes. May so, logic, logic doon. But that does that prove the existence of God? I think so, dahil yung tao hindi naman ganun katalino pa ng mga panahon na yun para makapag-isip ng ganung script. No, hindi ah. Ang gaganda ng mga epic noon, ha? Sa Anunnaki pa lang. Hindi, ibig sabihin mga epic yung mga, na sila. Yes, yung mga epic of Gilgamesh na yan. Mga ano na yan eh, mga nauna sa kalila. Magaling na sila magkwento, ibig sabihin. Mag-compose ng mga poems. Yung kwento nila, ano yun? Experience. Ganon. Pwedeng ganon. Okay. Maraming ano, logic na reasoning sa ano, sa Bible. Pwede. Sige, pag-usapan natin itong ano. Even the, ano, yung sun magiging dark. So, black hole sa pag-aaral natin sa siyensya. Ganon lang. Black hole? Ang ending ng mundo? Magkakaroon ng black hole? Ay, hindi. Yung ano, yung sun. Pag namatay na yung sun, naubos na yung kanyang ano, yung fuel, magta-turn into black hole. So, we are dead. We are dead. We're doomed. We are doomed. Okay. Yeah. Sige, may sinasabi si Ima. Thank you, Inok. So, ito ba yung mover? Yung sinasabi nila, unmoved mover. So, kailangan may mag-move sa umpisa. Ima, di ba? So, just yon yung nag-move. Familiar ka dito, Lon? Ang tanong, sino nag-move sa Diyos? Parehas lang din yan siya ng argument ni, ano, ng Kalam cosmological argument ni, ano, ni William Lane Craig. Nako, kung yan ang pag-uusapan natin, hahaba yung ano. Yung premise, yun nga yung sinasabi ko, Brocoli, yung ano, di ba, nung nakaraan, di ba, meron kang senior na debate na yun sa, ano, sa TikTok na yung about dyan sa mga ganyan. Eh, si Sir Kim. Ah, hindi, yung isa. Hindi, yung isa. Yung mga may, premise one, the God exists. Magaling mga premise. Premise two, it has a mover. Premise three, therefore, it is God. Mga ganon. Eh, medyo pagka ganon, malulugaw ang utak mo. Tapos, siyempre, pagka nagsasalita pa, eh, pa-English-English pa, eh, talagang hindi mo ma-appreciate na ano, kapag ordinaryong ano ka lang, ha. Eh, hindi ko naman sinasabi na mga mahihina ang ano, pero pag hindi ka kasi interested diyan sa mga ganyan,
mapuboring ka talaga sa usapan kapag ka philosophical debates na about ang ano, ang pag-uusapan. Kagaya niyan, yung mga arguments for the existence of God. Marami kasi yan, Brokoli. Mayroong transcendental argument for the existence of God. Mayroong tinatawag sila na ontological arguments. Meron naman teleological arguments, 'di ba? Yung kay Anselm, yung ontological argument. Ano din 'yun eh. Medyo lugaw din ang ano, malulugaw din ang utak mo doon pag 'yun ang ano mo, yung pag-aaralan mo at saka kung paano mo ilulusot yung ano na 'yun, yung i-proof mo ang Diyos sa pamamagitan ng philosophical argument. Yun kasi ang nangyayari sa usapan pagdating sa existence ni God. Kaya nga, di ba, nung nakaraan, may nagsabi na, eh bakit pa mag-i-explain, di ba? Dapat magpakita na lang ang Diyos para matapos na ang mga debate. Eh kaso ang nangyayari, eh pinuprove ang Diyos sa pamamagitan ng philosophical arguments. Yun yun. Kaya, yun, yun isa yan, yung kay Aquinas. Pero yun kasi yung tanong ni, sorry, yun kasi yung tanong ni Pacoli, if it's possible, otherwise, hahanap po tayo ng ibang proof. Hindi naman natin gagamitin yung Bible because that's a self-referential, self-serving basis. So, ang tanong, meron ba tayong ibang pwedeng gamitin? And I think as humans, we will use philosophy as our tool. Otherwise, kung ganun din, kung bababa ang Diyos at magpapakilala siyang siyang Diyos, maniniwala po ba tayo? Hindi rin naman, di ba? Mm-hmm. Dahil nagpapakilala. Okay. Eh, parang si Kibuloy, sinabi niya, anak siya ng Diyos, naniwala ba tayong lahat? Hindi rin naman, no? Di ba? So, ayoko lang tayong magpumunta dun sa we are smart shaming or we are dumbing down yung mga nakikinig din. Kasi posibilidad na ito yung makatulong sa kanila. Otherwise, we will not be opening up other avenues for people to understand what God is or who God is or if there is a God. Ang question ko kasi dito, will it fall under logical fallacy? Na ito yung mga ano mo, dapat may mag-move. Therefore, parang premise one, premise two, and then conclusion. Premise one, premise therefore, two. There is God. But there's no real evidence. Parang nag-aasal. Tsaka ano din, more on ano, pagka ganyan ang pag-uusap, parang lumalabas na maging deist ang concept eh. Deistic ang concept ng Diyos. Kasi kung halimbawa, particular, halimbawa, yung si William Lane Craig. William Lane Craig, evangelical, ano yun eh. Pero pag nakikipag-debate siya, ang gamit niya yung kalam. Yung kalam cosmological argument. Eh ano yun eh, deist ang, ano, deistic ang dating doon. So, parang lumalabas si deist ang totoong Diyos. Ganon, deistic mahirap ang tamang. Yan, ano? Oo, kasi tignan mo to. Therefore, there must be a being of the highest form of good. This perfect being is God. Parang sure na sure siya. So, parang nagpa-fall din siya dun sa ano. Parang the best talagang sagot is, we don't know. We don't know. Maybe. Parang ganun. Parang ang sa kanya kasi is proof of absurdum. Pag hinabol mo hanggang sa kahuli-hulihan, there is a necessary mover. Being. Uh-huh. Oo. Not necessarily a mover. Pero pag ugatin mo siya hanggang sa dulo, meron kang dapat pagsisimulan. At kay Aquinas, ang sinasabi niya, yun yung magpo-prove sa'yo na merong concept or may existence ni God. It's not even hindi nga existence eh. Merong being, may perfect being. Yan yung point dyan. Yung existence ni God, yun yung sinasabi ni Brad Lone kanina. Yung ontological argument ni Anselm. Na nagpo-prove naman na tungkol sa existence. Kaya nga, in a sense, ang middle way natin dyan ay hindi ko alam, mali nang tama dito, pero kung correct, susundan mo lang yung argument niya, tama naman eh. Parang sundan mo. Parang ano, ngayon, diba? Parang kung, hindi, ano din yan eh, yung parang depende din yan sa appreciation ng, yung nga, sinasabi kong broccoli, confirmation bias. Halimbawa, ikaw, halimbawa, merong tao na gusto ko talaga patunayan na may Diyos. Ngayon, maghahanap ngayon ako ng mga argument na compelling na
para ma-prove yung aking ano, 'di ba, yung ganun. So mag-aanap ka ng arguments, marami diyan, yung kagaya nung sinasabi nga kanina, mga ontological, teleological, 'di ba? To prove one point. Pero meron din naman ibang mga tao na hindi talaga sila din kumbinsido doon sa mga arguments na kagaya nung nilalatag ay Aquinas, kasi si Aquinas isa yan sa mga foremost defenders of the church, 'di ba? Yung mga authority din sa ano. So kagaya ni Broccoli, di ba, sabi niya, nabasa niya yung ano, pero hindi ka kumbinsido. Meron naman, believe sila dyan, kumbinsido. So, may bias din ako. Lahat tayo may bias. Halimbawa, meron kasing ano, may napanood ako na debate na between a scientist and a philosopher. Parang meron kasing certain sector ng mga scientific community na parang dinidenounce nila ang ano, philosophy, kasi parang philosophy parang more on tawag nga nila parang vague yung mga ano, kasi nga sabi nga nung isang ano, Broccoli, ang philosophy ang hinahanap niya na sagutin or intindihin as yung human nature, no? Human, yes, nature. Kaya nga meron siyang mga about sa mga consciousness, ganun. Samantalang ang science naman, ang gusto namang sagutin ng science is yung tinatawag na reality based on empirical evidence. When we say empirical evidence, so nagdaan siya sa tinatawag na scientific method. Kaya yun na ngayon, parang nagkakataon na meron nga minsan, di ba, sa mga philosophical ano, eh kagaya nung halimbawa yung pagpalagay natong alam ko si Dawkins, di ba, si Dawkins ano yun, scientist yun, di ba, yung atheist, pero meron ding isang atheist na sikat sila, Sam Harris, eh philosopher yun eh, Sam Harris, kaya nagkaka-clash din sila kung alin ba yung totoo sa kanilang sinasabi, kasi si Dawkins medyo ano siya dyan sa ano eh, sa pagdating sa philosophy, parang ano, hindi naman niya dinidismiss, pero medyo mas mababa ang kanyang ano, tingin kaysa doon sa science, kasi mas pinapaboran ni Dawkins ang scientific method, kasi scientist nga siya. Samantalang sila ano, sa Maris, kumo sila naman ay philosopher, so more on philosophy yung kanilang binibigyan ng ano, attention. Ganoon din naman sa mga Christian, ano, so meron ding iba na magiging philosophy lang ba tayo or scientific ba ang ating gagawin? So, biblical. Ayun, sinasabi natin, alin ba yung mas biblical? Alin ba yung, alin ba yung mas maganda, maging scientific tayo o nagamitan natin ng empiricism or empirical evidence or more on philosophy? Kaya yung nagtanong kanina, Broccoli, na yung reality daw niya is sinasampal daw siya ng kahirapan araw-araw. Di ba meron din kasabihan, Broccoli, na be rich first and then and be a philosopher later. Oo, yun ang sinasabi. Kaya unahin mo muna yung ano, magpayaman ka muna or ano, kumita ng pera. Pwede ka na mag philosophy ka. Pag matanda ka na, pwede na. Mapapatawad ka na. At least na-establish mo na yung ano, material wealth mo. Okay, punta tayo dyan. Religious fundamentalism. Ayan. Pagka-challenge mo na itong mga doktrina with logic ang gamit mo, nagre-react sila, syempre. Kasi kailangan nila mag-resist. Diba? Magandang topic kami, nag-suggest sa akin, Bible and science daw. Pag-usapan daw natin. How it conflicts or coincide. Pero sa mga religion, usually Bible-based, ayan, magiging fundamentalist ka. And yung ganong mga doktrina, it hijacks your brain. Hindi pwedeng i-challenge yung leader o yung Biblia. Magkakaroon ng resistance. Ayan. Sige, ano masabi niyo dyan? I think ano din to eh. Ang tanong dyan, kasalanan din ba ng mga fundamentalist na yun yung belief nila? Siguro maganda din i-premise, siguro maganda din i-premise yan, Broccoli. Kumukalamihan naman dito, MCGI ang ano,
Eh, di ba sa MCGI is sola scriptura yung kanilang pangangaral. Kasi in fairness naman, hindi naman lahat ng religion, hindi naman lahat ng churches ay sola scriptura. Merong iba, hindi naman sila talaga nagbabase talaga sa Bible lahat. No? Di ba kagaya kay Bes na lahat ng gagawin mo, lahat ng sasabihin mo, lahat ng gagastusin mo, kailangan daw nakasulat. So, pati ano ang ginagawa kasi mindset ni Bes is meron na siyang tinatawag na presupposition. No, pero kumbaga may presupposition na siya na ang Biblia ay walang mali, hindi mali, kompleto, sabi nga, walang magkukulang. Inerrant word of God yung Bible. So, ang gagawin niya, kumo yan ang kanyang presupposition na ang Biblia ay salita ng Diyos at walang mali. So, mas paniniwalaan niya ang nakasulat sa Bible kaysa sa sinasabi ng science. And logic. Ganun ang kanyang, o logic, yun ang kanyang stand. Ngayon, ang gagawin niya, kung meron namang sasabihin ang science na papabor sa Bible, yun tatanggapin niya yun. Kumbaga, tuntua siya doon. Yung chini-cherry pick niya ay ang science at ang history. Yun ang, kumbaga doon siya nag-cherry pick na kung ano yung papabor sa Bible, yun ang kukunin niya. Pero pag kukontra naman sa sinasabi ng Bible, ire-reject niya yun. At yun ay kanyang, kumbaga, i-dis niya at i-debunk niya. Yun ang mindset dyan sa MCGI. Mm-hmm. Kaya kung pag-uusapan natin yung mga science-science, marami tayong mapag-uusapan yun, Brokoli, dahil nanggalig tayo sa MCGI, maraming sinasabi si Bes dati na scientific daw, pero nalaman natin lately na ano pala yun, all of mali it din. Are just mali din. Interpretation niya lang din. Sige, wasak. Yun nga pala, no? Brad Lowd. Yan kasi yung confusing yung pagdating sa fundamentalist. Sa sinasabi rin yan dati ni Bes. Sabi ni Pablo na iwan na natin yung simulaing aral ni Kristo. Saan? Saan? Ano doon? Ano yung aral ni Kristo natin? Kasi if you prefer on the Bible, is aral pa rin ni Kristo yung mga nandoon. So ano yung specific na mga aral ni Kristo? Kasi yun sabi ni Pablo eh. Kasi yung kaya nga si Diba nagkasalitawan ng mga reliyon, inilagay nila yung Kristo sa personalidad nila, kaya dumami yung religion na talagang ginagamit yan para dumami. Alin doon yung specific? Kaya yan yung confusing para sa akin. Ano yung mga aral ni sinasabi na simula yung aral ni Kristo? Fundamental Doctrines of Christ. Broccoli, yung libro ni Bes, Leaving Behind the Fundamental Doctrines of Christ. Yun na nga eh. So, yun na nga, kasalanan ba nila yun? Kasi may debate sa TikTok, sabi, tinanong yung INC, you don't, paano mo ini-interpret ang Biblia? Do you use logic or faith? Alam mo sagot? Faith. yung sinabi na daw nung sugo sa panahon natin, yun nga, yung Manalo, yun daw yung mas pagtitiwalaan niya. That's on record, ah. May record ako nun. Hindi niya sagot logic. So, na-bypass yung logic. So, ganyan ba? Hirap to eh. Medyo sensitive to. Yung mga Christians pa, hindi ba yan gumagamit ng logic? Kailangan ba? Kasi meron mga unshakable na tinatawag. Hindi mo ano yung faith nila. Matibay yung faith nila. Na kung gagamitan mo ng logic, hindi uubra. So lalabas, blind following pa rin. Oh, sensitive. Sorry. Sige, inok. Sige. Bro, Riddell. Ano ko dyan? May logic ako dyan na naalala kong isang talata sa Biblia. Simpleng yun sa mga nagsasabi na yun. Na, yun nga, nag-ano kasi sila dun sa mga tao. May nabasa rin naman ako na para sa atin, sa paalala naman. Huwag tayong magtitiwala sa tao. Sa Diyos magtiwala. Yun naman yung tas huwag magtitiwala sa Pangulo. Huwag maglalagat ng tiwala sa Pangulo. Mas tayo na magtitiwala.
So doon sa mga nag-claim na sinasabi nila na maniwala sa sugo, eh, hindi ka na naniniwala rin sa Bible kasi sinabi nga huwag ka magtitiwala sa tao. Eh ang pinagbabasihan mo, naniwala ka sa sugo, eh, hindi mo siya sinuri, hindi ka pa rin naniniwala sa tao. Yun ang punto ko. Yung mga nagsasabi lang na, na nagaan na doon, na nag-claim sila na naniniwala sila sa sugo, naniniwala sila. Eh hindi ka naniniwala, hindi ka buong-buong naniniwala sa Bible kasi hindi mo pinapakinggan yung mga warning ng Bible na huwag kang magtiwala sa tao, suriin mo muna yung kanilang espiritu. Ganun yun eh. May logic doon eh. Hindi naman porque ano, sugo ka agad, eh ano ka kaagad. Yun ang problema. Hindi ginagamit ng ano lahat ng mga payo. Aralin mo muna ng mabuti. Yun lang yung masasabi ko doon kasi kung gagamitin din, hindi lang basta faith kasi ginagamit eh. May logic din doon. Yun. Diba? Napaka-simple eh. Napaka hindi pwede mola eh. Logic. Correct, correct. Sige, yung sinabi ni Sis Luz, colorum yan. Hindi kayo nirecognize ng Diyos. Or Dark Knight. Naalala mo ba? Walang logic dun eh. Tingin ko ah. Diba? Dark Knight. Ah, mamaya, mamaya ka na ba magsasalta? Walang boses. Sige, si Enoch muna. Go. Brox, susugan ko lang si Brad, Brad si Wasak ha. Mm. Sa ano, sinabi niya na yung tumigil lang sa pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo. Sa Hebreo 6:1-3 yun. Yung mga sinasabi na ano, hindi na kailangan pang i-doctrina yung ano yung pag-aari yung pag pagbubuhay ng mga patay pagbubuhay ng mga patay ano yung paglilinis yung pagpapatong ng mga kamay may sakit yung pagkabuhay na maguli o yung tayo mabubuhay mga kapatid tayo bubuhayin mga ganoon o kaya yung paghuhukom na walang hanggan. Ah, pati malapit na maghukom. Ayan, yan yung mga pinaiiwas ni San Pablo na aral, yung tungkol lagi yung pananakot, yung malapit na anytime soon. Ayan, yung mga ganon. Pero, yung kung unawain mo yung Hebreo sa is 1-3, eh, discretion lang ni ano yan, ni discretion lang ni ano, ni San Pablo. O si San Pablo nga simulat ng Hebreo. Sarili niya lang yan. Hindi inaral ng kung sino mang Holy Ghost na nagsabi sa kanya. Kasi yung kaluluwa lang sinabi, kung ipahihintulot ng Diyos. Sabi sa verse 3. Kung ipahihintulot ng Diyos. Sa mga tuwid, discretion niya lang yun. Kung ipahihintulot. Eh, siguro hindi pinahintulot. Dami kasing mga naglabasang mga Christian denomination na mahilig sa doomsday, mahilig sa rapture. Ayan, yun yung discretion ni ano eh, ni San Pablo. Yun lang sa akin. Bro, iba-iba rin perspective. Sige, kami. Dark Knight. Ito bro, itipin mo lang, going back to what you have just said, the right to think of this, ano yung sinasabi ni Sisu? Kaya mo bang ulitin, bro? Ay. Memorya din mo pa ba? Hindi. Yung sinasabi niya na pagka kayo gumawa ng mabuti o tinutularan niyo yung ginagawa ng MCGI, hindi naman kayo legit eh. Hindi naman kayo inutusan. Ayan, gumawa man sila ng charity work, gayahin man nila yung ginagawa ng MCGI. Pero ano yan eh, kumbaga colorum, ganon. Hindi legit. Hindi ikaw kasi ang allowed. Eh, try to think of this. Total logic rin lang ang pinag-uusapan natin. Ano? Principal yan, Broccoli. Ikaw, isang ordinaryong miyembro na dyan sa tulok-tulok ng isang corner ng NTR. Hmm. Bro, eto lang. Promoter kayo, kanyo, ng gawang mabuti. Di ba may commercial pa nga kayo kahit isang araw lang?
Di ba? Yung manggamot ka kahit isang araw lang. Yung magpaservisyo ka sa mga tao kung ikaw ay abogado ng walang fee kahit isang araw lang. So, kaya nga kayo may libreng sakay, di ba? Kahit isang araw lang, sabi nyo na meron kayo sa sakyan, ilibre nyo naman yung mga mananakay. Kahit isang araw lang. Promoter pala kayo kanyo ng gawang mabuti. So, natanong logic nyo dun. Pag ginawa yung mabuti ng mga kaibayo nyo sa pananampalataya, hindi kredito, hindi credited. Walang valor sa Diyos. Walang halaga sa Diyos. Bro, nakita mo si logic dun? Illogical eh, di ba? Walang logic. Walang logic eh, no? Napopromote tayo kanyo ng gawang mabuti. Ginawa nga yung mabuti, tapos ito ngayon ang ibibinyag ninyo na yung ginagawa ng mga taong ito, kumuwala sa MTGI, eh, hindi counted ng Diyos. Eh, ang gulo nyo. Illogical kayo. Wala kayo sa hulog. Yun lang. Yun lang, bro. Okay, wasak. Okay, nakakatawa yan. Kita mo ha, di ba sabi nila, pag nagawang ka ng mabuti ng kapwa mo, yung lingkod ng Diyos, sabi na natin, granting, ikaw ang lingkod ng Diyos, MCGI. Di ba pag sabi noon, pag nagawang ka ng mabuti ng hindi sumasampalataya, maliligtas sila. Eh ngayon, inimbalid yun. Paano kung gumawa nga ng mabuti yung iba? Sabihin na natin. Isabihin, hindi talaga legit yun. Ibig sabihin, yung nagawang mabuti na magulong mo na hindi ka anib o kung sino mo na kaibigan mo na gumawa ng mabuti, hindi pa rin valid yun. So ano, anong tawag nung parang illogical, napakalinaw. Yun. Ang ganda ng punto niya na yun, ano? Nakuha mo yung punto niya na yun, di ba, Sak? O, tama na, ano? Kung yung sinasabi natin na maliligtas na halimbawa mo na yung MCGI. Pero hindi lang naman ang MCGI, anila. Sabi nila, yung mga gumawa ng mabuti sa mga miyembro noong MCGI, matatawag din yun sa paghuhukom. E paano matatawag yun kung yung mga tao na yun na gumawa ng mabuti sa inyo, eh hindi binibilang dahil hindi naman sila taga MCGI. Boom! Ayon. Tama. Sa pool. Ayon. Get it straight. Ayan. Perspective rin eh. Kasi itong mga ano believers, ang tingin naman nila sa atin, mang-mang. Illogical. Illogical tayo. Oh, merong nakasulat sa kawikaan, ngunit ang mang-mang ay hamak sa karunungan na turo. So, since hindi natin alam yung karunungan, karunungan kasi part dun eh, logic eh. So, ang tingin naman nila sa atin, tayo yung walang logic. Ay, nako. Ang ano pala, Broccoli, yung ano, about doon sa living behind the fundamental doctrines of Christ, isa din yan sa mga depensa ni Bess or apologetic niya sa mga nagku-question kung bakit hindi siya nagpapagaling ng mga may sakit. Kasi di ba si Bess hindi naman siya nag-healing yung ipapatong kamay kagaya ng ibang religion sa mga born again, di ba yung laying of hands. Yun kasi ang tanong din sa kanya, kung totoo ka, bakit hindi ka nakakapagpagaling, hindi ka nag-healing? Samantalang sila Jesus Christ at mga apostol noon, kapag ka nangangalan sila, kalakip yung pagpapagaling. Ngayon ang sagot ni Bess, yung talata na yan, na hindi na daw yan uso pagdating sa panahong Kristiyano, sa panahon ni Pablo, na magpapagaling pa ng mga may sakit. Kaya yun lang ang aking input dyan sa talata na yan. Sige. Mag-ano tayo. Closing na guys. Hanggang 1 o'clock lang tayo. Ayan. So, pwede rin tayong kumampi sa kanila na tayo nga yung illogical kasi pwede ba yung from nothing to something daw? Kailangan daw may move. May mag-move. Mover, di ba? Prime mover. Yung Big Bang daw, ganun. Ano daw? Illogical daw. Sige, inok.
Rocks. Closing na, closing ha. Sige, sige. Oo. Saglit lang ito ha. Yung bibigay ko lang yung talata kaya ayaw ayaw mag ano, magpalayas ng demonyo. Si yung gawa 19 14 hanggang 16. Sabi niya, at sumagot ang masamang espiritu at sa kanila'y sinabi, nakikilala ko si Jesus at nakikilala ko si Pablo, datapot sino-sino kayo. At ang taong kinaroroonan ng masamang espiritu ay lumukso sa kanila at sa, at sila'y kanyang natalo at nadaig sila. Ano pat nagsitaka sila ng bahay na yun ng mga hubot-hubad at mga sugatan. Iyan ang kinatatakot ng mga false prophet, yung mga has na magpalayas ng demonyo. Yeah, iyan yung approach ko diyan ha, yung mga iba na natatakot. Yung iba naman nagpapalayas, mga ano yung mga troll, mga paturo o kasagwat. Kunyari sinasaniwan. Kilala mo yun? Yun. Oh, kinakausap niya, no? Ang sagot sa kanya. Ano yun? Ayun. Si Apostol ba yun? Yung apostol eh. Pangalan niya, apostol yata yun eh. Yung kinakausap niya yung may sanib na miyembro. Ang sabi nung sumasagot yung ano, yung miyembro, sabi, tik-tik yata. Tik-tikal. Ayaw ko sa kalila. Bahala sila. Yun lang. Okay. Ayan. At least, may na-establish ba tayo ngayong gabi? Parang wala. Parang wala rin. Parang wala. Wala. Depende talaga sa perception mo eh. Pero at least, ano. Oo. Gamit lang tayong logic. Yun lang naman ang point dun eh. Huwag tayong blind follower. Sige. Meron ba kayong last messages? Yung mga nandito. Wala ano. Kuya Adel, Kuya Adel? Tulog na. Nag-alisa na yung mga ano. Hindi, may tatanong sana ako kay Ino kanina. Yung ano lang, Inok, ano ang ano ka ba, naniniwala ka na ano na maliligtas ka sa Katoliko? Ako? Mm-hmm. Ay, tutulungan ko sarili ko para maligtas ako. Tutulungan ko sarili ko. Hindi naman porgit na sa ano nga, sa unang Korinto 5:1, mga original Christian na sinasabi nila nasa Iglesia Diyos kuno, pangalan ng sekta. Ayun nga, nangalo niya eh. Nakiapid sa stepmother eh. Nasa ano na yun, Iglesia sa Korinto. Ewan ko. Basta ang kaligtasan mo, hahatulan tayo sa ayon sa ating mga gawa. Ayon sa ating panukat. Kung anong panukat ang ginawa mo sa buhay mo, kailangan, halimbawa, may rules ka sa sarili mo. Ano rules yun? Tapos yung rules mo, sinuway mo, aba, ikaw mag-ano nun. Yun ang yahato sa iyo ng Diyos. Let's say, okay, hindi ka naniwala sa batas ko, sa aral ko, sa turo ko. Pero, bilang isang tao ka, meron kang rules sa sarili mo. Yung kung ano yung panukat na ginagawa mo sa iyong sarili, eh ikaw mismo naglumabag, eh doon ka hahatulan. Ganun lang naman yun eh. Sabi nga, di ba? Yun lang. Eh, kasi magpapalipat-lipat ka, o nakailang bautismo ka, halimbawa, nabautismo ka sa Iglesia Katolika, tapos nakakita ka ng, kunyari, masarap na panlasa, nagpabautismo ka na naman, tapos nakakita ka na naman ng bago, nagpabautismo ka na naman, ano yun? Eh, ikaw pa rin yun eh, yung sarili mo pa rin eh. Ikaw yung nagdadrive sa sarili mo. Yun ang aking approach ko doon. Kuya Long. Hindi, kaya ako na siya natanong kasi napaka-passionate mo dun sa ano, diba, sa Catholic mo. Despite nung mga ano, narinig mo rito na about sa even si ano lang, si Riddell, ibang mga kasama, napaka-dive
ano, napaka-diversity kasi ng mga ano natin, di ba? Topics dito. Pero kung titingnan mo, ano eh, no? Sports lang. Magkakaiba, eh. Magkakaiba talaga tayo. Hindi mo talaga po pwede ipilit yung paniniwala nung isa. Correct. Doon sa isa eh. Diba? Kaya talagang ano eh, yung logic tingin ko depende doon sa sitwasyon at sa experience mo, yun yung magde-define sa iyo. Yes, yes. Paano mo gagamitin yung logic kasi like for example, 'di ba sinasabi ng Biblia, kaya sinasabi ng mga MCJ, 'di ba, na ibig ng Diyos lahat ng tao maligtas, makaalam ng katotohanan, tapos logic lang eh, tingnan mo ah, eh, sa atin lang na ito, magkakaiba na nga tayo eh. Eh, paano mo papanibin sa MCGI kung nandoon yung kaligtasan sa lahat ng tao? Eh, dito nga lang sa atin, magkakaiba na tayo ng paniniwala. Di ba pwedeng i-insist yung sarili mo dun sa iba kasi iba yung experience niya at logic niya based sa naranasan niya. Eh, how much more kung lalabas ka pa ng ibang bansa? Magkakaiba na ng kultura yan, prinsipyo sa buhay. So, correct. Kaya ano eh, magaganahin mo lang din talaga yung logic mo, mali talaga yung principle na ganun, ano, na ang MCGI ang ano, magiging tagapagligtas sa buong mundo, kaya kailangan palaganap ang salita ng Diyos ng MCGI para raw maanib ang mga tao sa ano. Mali talaga eh, maling logic eh. Kaya ano, yun lang tingin ko, nakikita ko, yung logic depende doon sa sitwasyon at depende rin siguro doon sa tanong. Kung feeling mo, fit sa'yo yung MCGI, well, logic dictates kung ano yung makakabuti sa'yo. Kung feeling mo, yan yung fit sa'yo, de, so be it. Pero the reality is, hindi talaga lahat ng mga naaan sa MCGI nagfi-fit yung lifestyle na meron ng MCGI ay nagfi-fit sa lahat ng mga naaan na members. So, ganoon na lang. Yan. Sige. Wasak. Yun nga, Kuya Adil eh. Ispunto ha. Yun nga yung sinasabi ko dati. Diba? Hindi, best friend tayo eh. Magkatrabaho tayo. Tapos, okay tayo as in, kumakain tayo sa bahay, magkaibigan tayo, magkasunod tayo sa lahat ng bagay. Nagkaalaman lang tayo ng religion, nag-away na tayo. Asa nang logic doon? Di parehas kayong wala sa Diyos. Di ba sinasabi nila sa Kristo, kapayapaan, pag-ibig. Nalaman mo lang kung ano relihin ko, nag-away na tayo. Asa nang logic doon? Di ba? Usubuan ko sila ng kutsara rin doon eh. Totoo yan. Sige, Ima. Minsan hindi rin po sapat na logic lang ang ginagamit nating basehan. Ha? Halimbawa, bakit mahal mo yung isang tao? Meron kang maiisip na reason, pero most of the time, sinasabi natin, mahal ko siya dahil mahal ko siya. But that's just an extreme case. Ang ano lang po, iwasan din naman natin na maipit tayo dun sa sitwasyon na wala tayong, kumbaga, we cannot settle at hindi tayo at peace, di ba? Kung if we're at peace with ourselves, okay tayo, dyan wala tayo pagsasamaan. So para to address lang din yung tanong ni Kuya Adel kanina, similar dun sa sagot ni Brad Enoch. No? Ako personally, hindi ko rin naman sure kung maliligtas ako dahil sa Katoliko, pero dun sa kung ano yung ino-offer niya sa akin na paraan para mapabuti ko yung sarili ko, feeling ko naman yung gawa na yun will merit yung kung sino man yung out there na hahatol sa ating lahat. Kung sinubukan ko siya to the best na palagay ko naman eh, hindi naman ako nakadisgrasya ng kapwa at hindi naman ako nakasakit ng ibang tao, sana naman eh. Kumbaga taya ako na sa buhay ko yun. So ayun lang po, parang mahirap lang naman sabihin na hindi na natin alam kung alin yung tama at mali. I think we do not want to be in that situation na we cannot maintain absolutes in life. Eh. Siguro lahat naman tayo naniniwala na kailangan mong gumawa ng mabuti sa kapwa, maging patas ka sa iyong
mahalin mo yung kaaway mo kahit mahirap. Yung mga ganung bagay, hindi na dapat pinagdidebatehan siguro yung ibang... I think we can, yun nga, at the end of the day, we can settle into certain things na lahat naman tayo is necessary para tayo ay maging mag-coexist, di ba? Parang ngayon. Okay. Naalala ko may ginawa akong social experiment. So, meron akong isang account sa Facebook. Pinag-a-add ko lahat ng MCGI. Lahat sila approve ng approve. Oo. Oh, sobrang dami na, 1,000 na. Tapos, inabsorb ko yung mga post nila. Wala ito, hindi ko na kaya itong mga ganito. Fanaticism ang nakita ko. Pero since I've been there, I know how they think. Na, oh, ganito rin ako dati. Pero hindi ko kinaya, umalis din ako. Ang problema ko lang kasi sa mga ganyan na feeling nila sila yung ano, kinakausap ng Diyos. Ganyan. Don't act that you own the Bible, na kayo yung God's people. Di ba yun yung ano nila? Nasa banner nila. Thanksgiving of God's people. Don't act like you own it. And don't act that you know it. Yun lang. Sige. Sino pa? Sino pa? Clancy? Last message? Dark Knight? Ayan na. Dark Knight. Sige, go. Closing. May ginagawa yata. Ngayon lang din ba kuli? Bago si Dark. Sige, come on. May tawag yun. Tawag ko. Sige. Sige, wait lang. Natin kagaya ng sinasabi nga ni kapatid na Kuya Adel, ito namang ginagawa natin na pag-aaral. Ay, ito naman ang karamihan kasi dito na mga audience natin is either ex-MCGI or closet or currently members of MCGI. So, dalawa lang kasi lang din yan eh. Kung ano yung choice mo, is either maniniwala ka sa logic or mananatili ka pa rin sa faith, nasa sayo na yan. Kung saan ka komportable at kung ano yung nakakagaan ng iyong kalooban at kung saan mas nakakaramdam ka ng kapayapaan, kung ang paniniwala mo sa religion, ang paniniwala mo sa Diyos or paniniwala mo sa Bible, eh yan ang nakakapagpabuti sa iyo, yun ang nakakagaan ng iyong kalooban, eh, so be it. Diba? Susuportahan ka ng kapatid na Kuya Adel Soriano Rason. Ngayon, kung ang iyon namang pinili, eh pumunta ka naman doon sa tinatawag natin na empirical evidence, scientific method. Kung yun naman ang nakakagaan ng iyong kalooban, na mas gusto mo na isalig ang iyong paniniwala doon sa mga bagay na yun, sa scientific method, then go ahead. Ganun din. Okay lang din. Basta either saan ang ipipiliin mo, basta saan ka masaya, eh susuportahan po natin yan, kapatid na Broccoli. Yan lang ang ating mensahe. Okay. Dark Knight, please close the episode. Lahat po ng mga regular viewers ng Broccoli TV sa YouTube channel as well as sa Facebook page ni Broccoli TV. Especially sa lahat po ng mga MCGI members, fanatic, as well as sa mga exiters at sa mga naghahanap pa ng validation, matuto po tayong mag-analisa ng mga pangyayari. Binigyan tayo ng Diyos ng katilisip. Huwag nating pabayaan na kinokontrol yung isip natin ng ibang mga tao. Huwag tayong pumayag na sunod-sunuran na lang. Lalo na po pagdating sa usapin ng pananampalataya. Matuto tayong magtanong, matuto tayong mag-usiga, matuto tayong mag-isip gamit ang makatwirang lohika. Ganda gabi po, Brokol. Yun. Ayan. Salamat sa Diyos. Ayan. Thank you sa mga nag-share dito, saka sa mga nag sa YouTube and Facebook. Ayan, sige. Have a good night, guys. See you all next time. Ingat. Bye.